Radio just got old. Radio just got ultrasonic. Saan ka man sa Pilipinas pumihit, iisang tunog lang ang maririnig na malupit. The Queen City of the South, Cebu, 94.7. The Durian Capital of the Philippines, Davao, 88.3. The Bangus Capital, Daguban, 90.3. The Queen City of Bicol, Naga, 106.3. The city where the mother of Philippine festivals come from, Aklan, 107.7. The city of Island Springs, Kidapawan, 99.1. The gateway to Western Mindanao, Dipolog, 103.7. The city of gentle people, Dumaguete, 93.7. The city of golden opportunity, Tagum, 95.1. And from the Pearl of the Orient, Manila, 106.7. Sabay-sabay, sama-samang aangat, pangga, kami, tayo, ang Energy FM. Radio just got ultrasonic. Saan ka man sa Pilipinas pumihit, iisang tunog lang ang maririnig na malupit. The Queen City of the South, Cebu, 94.7. The Durian Capital of the Philippines, Davao, 88.3. The Bangus Capital, Daguban, 90.3. The Queen City of Bicol, Naga, 106.3. The city where the mother of Philippine festivals come from, Aklan, 107.7. The city of Island Springs, Kidapawan. Oo nga, nakikita ko nga, may pagsisetup kayo nagaganap. May mga camera, may mga tripod, may mga lights, may mga jet, mga jet gen plane. Set, ganyan, genset. Bakit? Anong meron? What's ito si Karen, mga pinapakulo sa buhay eh. sa labas ba? May mga pinapagawa na naman sa akin yan. Anong pinapagawa? Ginagawa mo naman ba? Wala naman akong magawa kasi kukulting na 1 week. Okay, okay naman. Busy nyo nga. Kukulting niya ako ng 1 week. Oh, so, may ganap. May ganap. Oh, tumanggi na ako, nagtampo. So, tumanggi na ako, totoo yan, nagtampo. Tinext ako naman. Hindi kami nag-uusap. Kaya hindi kami nag-uusap, tinext niya ako na mahaba. Ano lang yung gist nun? Ano yung sa dulo nun? Usually nasa dulo yun eh. Pag iba daw nag-iayaya, ginagawa ko daw, pero pag siya... Nako. Oo, sinabi ko ba yun? Matambuhin yan. Nako, meron. Hawakan mo nga sa tinga to. Hawakan mo sa tinga. Eh, pala napaka-busy nyo ah. Ano ba yung gagawin natin, Kara? Oo nga. Sabihin nyo na. Cover lang yun ah. Ah, anong kakantay? Anong cover? Tsaka meron pa siyang gustong gawin na isa. Ano pa yun? Gaji ko, mag-ingat ka. Hindi lang sa akin galing yun. Sa mga tao galing yun. Hindi sa akin. Oh, naman pala eh, ha? Gaji ko, mag-ingat ka. Ayaw niya kasi. Mag-ingat ka kasi ikaw din malamang hindi ka rin makakatanggi dyan. Bakit? Anong gagawin natin? Siyang pinaplano na roleplay. Kasama ka. Mag-wig ka. Mag-wig ka. Mag-wig ako. Magkikamukha ko si Judy Ann. Grabe. Bakit ito? Totoo nga. May mapagawa siya sa'yo. Mag-uwig pa? Oo. Si Bernadette? Oo. Sabi ko na nga ba? Si Lola Curbs. Sabi ko na nga ba? Si Bernadette. Favorite niya si Bernadette eh. Oo. Favorite mo yun si Bernadette. Dahil na pag umiiyak na si Bernadette. Oo nga. Sa mga hindi nakakala, makinig kayo pag umaga, yung may kwento si Lola Curbs, ganyan, starring si Bernadette. Sino si Bernadette? Malalaman niyo yan pag nakinig kayo. Yes. Okay. Nakaka-excite daw ako, kinakabahan niya ako sa gagawin eh. Oh, dapat ma-excite ka. Oy, nga pala, may Paris point ako mamaya, sukat, oh! After the show. Nasa Paris point, sukat po mamaya, mga pangga, magpunta po kayo kasi kailangan ko naman pambayad ng Miralco ko. Oo nga. Bayaran na ng Miralco. Idamay mo na rin yun sa amin. Pero ngayon, matipid ang Miralco ha. Ang, in general, matipid ngayon sa kuryente, gawa ng malamig. Talaga? Gawa ng malamig ha. So,
yung mga nag-aircon medyo hindi na nagbukas itong mga nagdaang araw. Parang sa amin, 'di ba, yung kasi yung pag-aircon namin, pag binuksan mo yung aircon namin, kayang palamigin yung buong barangay. So magastos kami sa kuryente. Magastos kami yung buong barangay San Francisco na papalamig niya. Ganyan. Laki kasi. Mas malaki pa yung aircon namin kaysa dun sa CR namin, eh. Fairness. So magastos ganyan. Pero wala, ganyan. Inverter. Pero ganun pa rin siyempre. Pero ngayon yun nga, dahil nga malamig nga ang tubig, nakaligo ba kayo? Naliligo ko lagi. Oh, hot water. Oh, ako din. Ako ngayon nagpapainit ako, gawa nung noo ko lang. Pero kung hindi naman, di ako nagiinit ang tubig. Bakit yun noo mo? Sinusitis. At totoo ba yun? Oo. Malamang doon ko nga nakuha. Kasi usually naliligo ako pag umaga, siyempre. Tapos bago matulog. So hindi laging malamig, ayoko mag-init. Bakit malamig? Ayaw mo na mainit? Eh... Kasi pagka, bawa sa umaga, no? Oo. Pag nag-init ka ng tubig, dati kasi ito, no, di ba, nung high school, no? Pag nag-init ang tubig at naligo ka ng maligam-gam, paglabas mo ng CR, lalo kang giginawin. Totoo. Kesa yung, kasi dati hindi naman yung mainit lang, eh, tas hindi ako nagbabanlaw ng malamig. Mm-hmm. As opposed to, pag naligo ka ng malamig, yung una lang naman yan, eh. Oo. Di ba, ang mahirap lang naman dyan yung magbuhos, di ba, magbibilang pa ng 1, 2, tsaka bago mo ibubuhos na ganyan, di ba? babasahin mo pa, kukuha ka ng tabo, no? Babasahin mo muna yung paa. Actually, ganyan, papakiramdaman mo, di ba? Tapos babasa-basa yung mga singit-singit, ganyan, no? Kilikili. Tapos mukha, yan. Tsaka bago na yung, minsan magwisik-wisik ka pa. Tapos iiwasan mo pang, ay! Unti-unti. Iwasan mo pang ganon, di ba? So, yan. Di ba, ganyan, eh. Paano ka maligo? Nakatayo, nakaupo? Ha? Bakit nakaupo ka ba? Oo. Ay, nakaupo ako maligo. Bakit? Sabagay yung iba nakaupo para pagbuhos mo, oo, parang masyadong... sakot na lahat. Oo, lahat na. Nakaupo ako maligo. Ginagawa ko yan kapag feeling ko may makakasilip sa akin, nakaupo ako. Wow! Nakaganon pa nga ako. Protective. yung isang mga hindi nakakita sa FB Live, yung kamay ko nandun pa sa dibdib. Baka makita na yung balbon ko sa dibdib. Hindi, di ba? Ano ba, sa probinsya? Sa Leyte, di ba? Bakit kaya na ako bumaligo? Ano trip hindi, sa buhay? Nakatayo naman. Pag ako lang, pagkatawag lang ng pangangailangan, yung sa probinsya, eh yung ano namin doon, baryo kasi talaga. Yung bahay doon ng lolo-lola ay ano, yung, alam mo yung, ano lang siya, yung sako lang yung nagiging dingding. Oo, oh, may nakalagay sa sako, hog grower. Diba yung, oh, kaya mga bigas. Ng, diba? Mga, tapos nag-fade na, no? So, mga sako lang yan. So, sinandoming nakalagay, makabasa kung may, mo. Kung may sisilip, masisilip talaga ka, ganyan. Tapos yung, yun nga, yung inidoro nga nun sa amin, wala ka, nasa gitna. Yung inidoro, yung walang, ano, yung walang tanke, yung, uh-oh, yung dibuhos lang, ganon. So, pag naliligo, ganyan, kapala mo na sa center stage ka. So, hindi mo lang kung saan pwede may sumilip. So, pag naliligo, ikot ako ng ikot. Kasi baka mamaya nasa likod ko siya. Wala lang. Na-share ko lang. So, yun. Pero usually, ikaw nakaupo para mabilis. Oo, nakaupo. Kung gusto mo mabilis, talaga? Kung di tabu ka ha, mas mabilis, uh-oh, yung nakaupo. Tsaka di tabu talaga ako. Kaya lang, ang pangit din pag nakaupo dahil hindi mo naman mabubuhusan lahat. I mean, nabuhos, hindi maba, De, kailangan mo pa rin tumayo. Yung pinaka-ending, tatayo na ako. May ayan, ending! May intro. Diba? Tapos natatayo na ako isang buhos. Yan, yan, totoo. Hindi isa, dalawa. Hindi kaya ng isa. Nakatayo na. O, dalawa hanggang tatlo. Diba? Ba't ba ito pinag-uusapan natin? Iba yung ending. Pag ilang minuto ka maligo? Uy, matagal ako maligo. Matagal ako, aminado ako dyan, matagal ako maligo. Ma one hour, ganun. Umaabot minsan. Talaga? Ang ginagawa mo. Pagtapos ka na magsabon? Hindi. Alam mo. Ay, excuse me. Anong iniisip mo? Oh. Bakit? Alam ko na. Bakit? Oh, marami ako mga buhok. So, isa-isa? Ito yung isa sa mga kagaya ko, no? Pag nag-shave, pampatagal yan eh. Kasi syempre, una, binabasa ko muna, tapos lagay mo ng shaving cream o shaving foam. Tapos, syempre, hindi ko kagad, kasi papatagalin mo yan, papalambutin muna, di ba? Para ka nagluto ng ano, papatagalin, papalambutin, ganyan. Tapos pagka nilagyan ko na, upo na ako sa trono, di ba? Ganyan-ganyan ako doon. Tapos magda-download na ako, ganyan. Tapos, yun, kakanta pa ako. Pag kumanta ako, mga minimum 5 songs. Wow! Isang set? Para may performance. minsan inuulit ko pa, ganyan. Minsan isa lang, pero paulit-ulit. Talaga. Pagka hindi ko naabot, aabutin ko ulit hanggang sa... So, praktisan mo pala yung studio. Correct. Yung studio. Totoong
ano ah, karita. Oh. Yes. Yes. Totoong ano ko 'yun, totoong comfort zone o comfort place ko talaga yung comfort. Oo nga. Pag practice, no? Oo. Doon lumalabas yung mga creative. Oo, ako naman minsan pag ano mo, malungkot ako, sa CR din, doon ako umiyak habang naliligo. Pwede, okay, oh, di ba? Umiyak ako, tapos nagdrama ako. Ang imo naman ng CR. Ang imo naman ng CR para sa... Totoo yun, tapos paglabas ko ng banyo, nakahinga na ako na maluwag. Totoo yan, may kinakanya tayong kawirdo. Sa CR. O, tapos naglilita niya ako. Sabi ko, lahat naman ginawa mo na. Talaga, dumadrama ka doon. O, nagasalita ako. Para kunyari pelikula. Pero malamang madalas sa'yo, ako bihira akong ganyan. Pero may ganyan moments ako yung, diba, yun, nagdadrama ako. Yung sabi ko, hala, pwede pala ako maging artista. Totoo to, ha? Yung kaya kong paiyakin yung sarili ko. Oo. Diba, masarap kaya. Diba nandun ako? Diba, hindi, may minsan masarap sa feeling. Yung feeling ko pag antagal ko nang hindi umiiyak, pinapaiyak ko yung sarili ko. Hindi ko na ako bakit. Ah, talaga? Baka parang gusto mo lang ma-feel na ano ko. Na umiiyak. Oo, ganyan. Parang maiba naman lagi na lang masaya. Oo. So, gumagawa ko ng eksena sa utak ko, ganyan. Yung nag-asalta ka mag-isa? Alam, mga bayutan. Oo, ganyan. Hindi, totoo. Saan tayo? Ikaw ba, hindi mo ba nararanasan ba? Yan, Papa Jack? Normal kasi akong tao. Ang normal, ganito. Kami yung normal. Medyo normal kasi ako, bro. You're out. Yung For me, it's a no. It's a no. Sorry. We're in, you're out. Ganon, hindi, may ganon yung, hindi ko alam. Yung mag-iisip ka ng ano. Hindi siya makarelate. So. May ganyan. Wala namang pinagkaiba yan sa kawirduhan natin na oo nga. May nakitang billboard, babasahin mo, di ba? May, oo. May ikaw lang din yung eh, Chico. Ako ganyan, eh, ako. Bahala kayo, ikaw. Baga may voice over pag nakakita. May voice over pag nasa bus. Yusef, gumagano. Oo, okay. kaya nung minsan, nagganyan ako na, yung katabi ko nagulat, news! Uy! Uy! Shit, may bigay ba? Kaya niya, penge. Anong penge? Kasi may nakita ko eh. Basta ganun, may pag may nakita ko eh. Ikaw ba ilang minuto ka maligo? Saglit lang. Ay, saglit lang yung maligo. Alam ko kasi, ba, ay, ang tagal na namin alam magkasama. Minsan kasi ako nagbubuho sa kanya. Oh. Isa lang ha. Isa lang ha. Hindi. Baka ilang minuto? 1 minute, 2 minutes? Mabilis, sobrang bilis detong maligo si Papa Jackson. Eh, ganun, wala. Yung hindi mo, basta amazing. Mm-mm. Ako din ang bilis ko maligo. Siguro pag nagmamadali ako, sige siya, nagmamadali tayo. Sa ako nagmamadali ako, kaya kong maligo ng mga 15 minutes. Ang tagal na nun ah. Huy, hindi! Sa akin matagal na yun, yung lola ko nga paglabas ko, parang uwak. Nag-ano ka lang, parang nag-ano lang daw ako ng tubig. Oh, nagwisik. Oh. Nagwisik. Kasi ang bilis ko nga 5 minutes. Uy, grabe ah, yung 15 minutes. Ang bilis nun. Tatlong kanta lang yun eh. Wow! Tatlong kanta. Si Ami nasa kabilang line. Ano ba naman to si Ami? Ami, hello po. Hello po. Magandang gabi ah, Ati Ami. Hello. Ati Ami. Hello. Oh, kumusta ka? Ano, okay lang. Okay lang, pero yun yung mga sagot na hindi tayo naniniwala na okay lang talaga. No, yan yung mga may ano eh. Okay lang. Maraming pwedeng ano yung okay lang eh. Parang, okay lang. O kaya, okay lang. Ganyan, di ba? Okay lang. Isa sa pinakamasinungaling na sagot yung okay. Okay lang. Totoo. Tayo mga Pinoy, ang hilig natin sa okay lang. Tapos, meron pa tayong mga tanong na okay ka lang kahit na dumudugo na okay ka lang. Tayong mga Pinoy, ang hilig na natin ganyan, ano? Okay ka lang ba? Pero nakita mo, bali na yung daliri. Ganyan. Grabe naman. Talaga, ba't tinatanong mo ko eh? Diba? Ay, nako. Pero, gaano ka okay ang okay ni Ate Ami? Hindi. Hahingi lang ako ng payo sana. Yan. Tungkol po saan ito, ate? Dead by tanong. Na kami. 29 years na kaming mag-asawa. Oh. Okay. At may mga anak po kayo malamang? Oo, apat. Apat. Okay po. Kaya lang, parang habang nung itong tumatagal, parang nagbabago na siya. Yung asawa niyo po? Oo. Paano pong paraan? Ano, kasi yung hindi na siya katulad ng dati na ilang akong mawala sa kanya, hinahanap niya lang ako. Ngayon, kahit matagal, okay lang sa kanya. Mm-hmm. Tsaka maraming malaki na yung pinagbago niya. Okay, pero alam po ba niya na napapansin niyo nagbabago siya? I mean, ibig sabihin, nasasabi niyo sa kanya na ano? Hindi. Bakit hindi niyo po sinasabi?
Hindi, kasi parang hindi ko masabi sa kanya eh. Eh, asawa niyo po siya. Parang ano ko sa siya eh, parang hindi siya open pag sa mga ganong problema. Ganon? Mm-mm. Sa ilan, 29 sabi niyo, ate no, 29 years? Oo, 29 years na. So, ibig sabihin sa ganyan, pag every time mag-uusap kayo ng problema, hindi. Hindi siya makikinig. Ano? Mm-mm. Every time naman yan eh. Kahit nung mga ano pa lang siguro, mga 5 years. So, ibig sabihin, hindi nagkaroon ng chance na masabi mo na, oy, napapansin ko, nagbabago ka, ganyan. Hindi. Okay. At years na malamang ito nangyayari. Oo. Kasi nitong ano lang, mga siguro mga 2013 nagsimula yun eh. Parang malaki na. Sige pa, doon natin ano yun. Nagsimula, doon sa nagsimula yan, ano pong nangyari nun? Ano, yung hindi ka doon na nung dati na ano, kapag kayong marami siyang ano yung nagiging okay lang siya kapag yung isang bagay na kailangan niya. Alam mo na yun. May kung na kailangan sabihin niya. Doon na siya nagiging mabuti. Paano ba yung mayang mabuti? Malambing, uy, pwede ba? Malambing, ganyan pa suyo. Pero pagtapos na nun, ana. Tulog na, ganun. Sa bagay awkward niya, alam mo yung hihiling ka na ganun, pero bad trip, no? Medyo ano, maaskad ka, no? Hubad! Nagalit ka, hindi ka pwedeng humiling ng ganun. Pero normal yun, I guess exempted yung part na yun. Kasi normal talaga yun. Kasi hiling ka ng ano, intimacy. Correct. Oo. Dapat malambing talaga. Oo. Pero Ate Ami, walang ano, kasi natatandaan mo na 2013 nagsimula to. Pero sa pagkakatanda mo ba, wala ba kayong, baka pwedeng may pinag-awayan siguro kayo na... May ugat, ganyan. Ganyan, o wala naman, pinagtalunan. Paano? Kasi ano siya yung parang... May ugat talaga ni... Ano, para hindi, noon naman kasi, ano siya, yung mabait naman siya. Kaso, nung pagtagal-tagal, siguro ng mga dalawa pa lang anak namin, okay pa siya. Hindi wala naman kami pinagtatalunan na ano, wala. 2013 po, walang away, wala kayong natatandaan. Kasi bago yung ano ah, bago tayo pumunta dun sa transition na nagbago siya, napansinin nyo. Nung ano siya, nung mabarkada na. Pero dati hindi naman siya mabarkada, gano'n? Hindi naman siya ano. Kaso nung nabarkada siya, saka ano yung... Naano rin siya sa bisyo. Anong bisyo po? Yung dog. Hanggang ngayon po ba yun? At hindi mo siya, bilang asawa, hindi mo siya magawang makausap dahil dyan. At may tanong ako, ate, nasasaktan ka ba niya? Pag, kasi parang takot na takot ka sa asawa mo. Hindi naman siya nananakit. Ay, buti naman. Pero ako kasi, nagtataka lang ako, ate, Ami, no? Kasi sabi ko nga, asawa ka, pero hindi mo talaga magawang kausapin. Open no? up, ganyan. Ganyan. Kahit sabihin mo na, eh kasi siya, eh, parang ayaw niya, eh, hindi niya ina-entertain eh, pagka may pinag-uusapan kami. Pero... Para bang takot na takot ka kasi na ano, kahit simulan. Kasi hindi ka makakatiis eh. Mm-mm. Diba? Kasi, halimbawa, ito, tayo, apat nag-uusap tayo dito. At na marami nakakapakinig. Pero sa asawa mo, hindi mo nasabi. Hindi. Diba? So ngayon, ang tanong, bakit? Ewan ko. Kasi ano siya, matanda sa akin siya ng 10 years. Mm-hmm. Siya, sabi kasi, pag 10 years daw ang gap nyo, kailangan siya na ang magdadala ng family mo, ng family niyo, di ba? Kaso baligtad nangyayari. Mm-hmm. Baligtad po kasi simula, parang ako lang ang nagdadala ng ano namin, family namin. Kayo ang nagdadala ng pamilya? Mm-hmm. Parang ako lang lagi ang ano. Siya po, anong may nagkatrabaho pa po ba yung mister ninyo? Mm-hmm. Hanggang ngayon? Mm-hmm. Oh, so trabaho uwi, gano'n na lang. Mm-mm. Paano yung relasyon ninyo? May mga anak kayo. Hindi ba yung napapansin ng mga anak ninyo? Hindi, sa mga bata, okay naman siya kasi ginagampanan niya naman yung pagiging ama niya eh. Okay. Pero yung sa inyong dalawa, wala po kayong moment na nag-uusap kayo about your relationship? Wala. Oh, so wala, parang hindi na kayo sweet sa isa't isa, gano'n. Hindi niyo po ba na-try na kahit minsan lang nakausapin siya?
kahit ano lang, halimbawa normal na usapan, kwentuhan lang, mag-start sa ganun. Okay. Kasi doon nagsa-start yun eh, sa kwentuhan lang muna. Oo nga. Pwedeng or ganito Ate Ami, kailan yung ano, kailan yung huling pagkakataon na naglambing ka? Ako? Hindi naman din kasi ako naglalambing sa kanya. Kasi, okay. Kasi ganun din naman eh. Ano pong ganun din? Paano hindi ganun? Siya marunong naglambi. Oh. Kahit simulan mo, ganun? Oo. Hindi rin siya. Pero kung hindi na siya malambing, tapos hindi rin po kayo malambing, wala po talaga mangyayari. Kailangan merong isang magtsatsaga. Hindi, kasi parang nawawala na rin ako ng ano sa kanya eh. Sumusuko na kayo. Parang ganun nga. Nako, huwag niyo pong sukuan yan. Subuan niyo po. Buisit. Parang mas gusto ko yung part na yung subuan. Eh, sweet yun ah. Okay. Oo nga. Honey. Kasi yun sa may mga tao talagang ano eh, matagal bago lumambot. Diba? Baka nasa pagtsatsaga nyo rin po yan. Hindi kasi ano naman kasi kami. Kasi kami, buhok na family din kami. Kaya parang natatakot akong mangyayari yun sa family po. Kaya simula. Pero nare-realize mo Ate Ami na sa estado na meron ka or kayo, kung ang pinag-uusapan natin ay broken family, hindi ba naandun na rin kayo sa stage na yun? Kumbaga, napagtatakpan na lang yan na naandyan yung anak ninyo, di ba? O magkakasama kayo sa isang bahay. Pero the idea na ikaw at yung si asawa mo ay... Hindi okay. Di ba? Correct. Hindi na kayo nag-function bilang mag-asawa talaga. Hindi ba? Broken na yun. Pwede mo consider na yun. Eh. Di ba? Ano pa bang buo dyan? Pero ang hirap kasi Ate Ami dahil ang hirap dito, susuko ka nang wala ka pang ginagawa. I mean, napangungunahan na kagad. Eh, hindi kasi... Eto siya, hindi ko gawin ko rin naman ganito, wala naman, hindi rin naman siya marunong maglambing. At nasanay ka na, nasanay na kayo sa ganung setup, ganung eksena. Tapos ngayon, susuko ka na lang din. Di ba na kasi nga, nung nagsasawa na ako. Ako na, ganyan nga yun na nagagets ko, nagsasawa ka na, Tia Ami. Kaya lang, ganun na lang din ba yun? Ganun na lang, mananawa ka na lang ba? Bilang alam natin, pare-pareho, base sa kwento mo na wala ka pang ginagawa. Dito ha, sa story nyo ito ngayon, wala pa kayong ginagawa. Susuko ka na lang dahil napuno ka na, ganyan. Kasi meron pang pwedeng gawin sana. Kagaya nga na sabi ni Kara, ni Carita. Diba? Baka pwedeng simulan mo muna makipag-usap, no? Maglambing and all. Kung talagang, bago tayo pumunta dun sa kung talagang wala na, kasi meron pa naman. Kung ako lang ang tatanungin. Sino ba po yung tanungin? Si ano, Julius. Wala ba si Julius? Okay, Aming. Ganito ano, it's difficult to solve a problem. Ano yung lalaki, yung mister ano? It's difficult to solve the problem kung yung lalaki without you knowing what's the problem. Correct, di niya alam, di siya aware. To be honest, I don't know what's the problem. Hindi ako nagsasalita, ano problema? Diba kasi, kung siya hindi malambing and you're doing the same thing na ginagawa niya, what makes you different from him? Yes. Pareho naman pala kayo. So, kung pareho kayo, it puts you in a situation that you have no right to complain. Ginagawa mo yung ginagawa niya, pareho kayong walang gana. Hindi kasi nga, siya naman kasi nag-umpisa nun eh. Paano, ganito po, paano maging malino? Ano po talaga ang problem? Ano nga, parang ayaw ko nang... Mapakilakas po. Parang ayaw ko nang makisama sa kanya. That's not the problem. Hindi dyan nag-umpisa yan. Yan ate, resulta na yan ang problema ninyo. Oo. Oh. Uh-huh. Anong problema? Yan, ano, parang ang ano, gusto ko na sanang tama ba yung gagawin kong huwag nang makisama sa kanya. Ate, pakilakas po. Pupuntahan po kito dyan. Sa QC. Malayo. Yung tama bang huwag nang makisama sa kanya? Okay, sige po. Bago namin sagutin yung tanong na yan, tama bang huwag na ako makisama sa kanya? Oh, ma'am, ganito yan. Wala na ang problema kung talagang ayaw mo na. Pero kung ayaw mo na at susuko ka na and you want an exit from the relationship, ayaw mo na, huwag mo ibintang sa kanya dahil lang ayaw mo na. Pangatawa na mong ayaw mo na dahil ayaw mo na talaga. Simple as that. Kaya kasi in your case, hindi gano'n, di ba? Hanap ka na mali niya. Pero ayon sa kwento mo, you are doing the same thing na ginagawa niya sa'yo.
Wala siyang gana, hindi malambing. Pareho lang naman kayo. Kung ayaw mo natin, alam mo pag ang relasyon, pag ayaw na natin, regardless kung may nagawang mali o puro tama na gawa ng relasyon mo, pag ayaw mo na, ayaw mo na. Even if gawin ng karelasyon mo lahat ng bagay na tama, kung ayaw mo na, ayaw mo na. Even if gawin ng karelasyon mo lahat ng bagay na mali, kung gusto mo, gusto mo. Mag-react po kayo. Indeed, 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 indeed. Indeed, ikaw mag-react. Siyang tunay. Para sa akin kasi, ano eh, huwag niyo po siyang sukuan. Laban pa. Mm-mm. Mahal pa ba ang tanong? Yun ang tanong, Ate Ami, ikaw ang sasagot niyan. Kasi hindi naman sila mag-jowa, mag-asawa sila eh. So... Hindi naman lahat ng mag-asawa, hindi nagsasukuhan eh. Mm. Nambababae ba si kuya? Hindi. Oh, hindi pala eh. Bukod doon ang problema mo naman sa kanya, yung wala na kayong spark together, di ba? Eh, sa feeling ko, normal naman talaga na mangyayari yan sa mag-asawa eh. Siyempre, kung araw-araw kayo nagkikita, paulit-ulit yung ginagawa nyo, wala na kayong bago sa mundo nyo, sa buhay nyo, siyempre, darating at darating dyan. Kaya nga sinabing through thick and thin, di ba? Kailangan magkasama kayo kahit anong mangyari. Di ba? So, feeling ko, ate, kailangan niyo pong ano, magtsaga pa po sa kanya. At saka, wala pa naman po kayong ginagawang ano eh. Sobrang nakakapagod na pwede niyo sabihin na, ginawa ko na lahat, binigay ko na lahat, pero wala ka pa rin epekto, di ba? Wala pa naman po kayo dun sa stage na yon. So siguro, bakit di niyo po muna itry na gawin yon para sa asawa ninyo? Kasi ang tao po, nababago naman po yan. Talaga ba yan? Mm-mm. Pwede niyo pong mabago yung asawa niyo, pwede pong sa inyo magsimula. Kasi kung hindi talaga sa kanya manggagaling yung pagbabago at hindi rin po kayo kikilos, eh kanino po manggagaling? Kailangan isa lang po sa inyong dalawa. So kailangan meron pong isang mag-sacrifice. So baka kailangan po na kayo muna ang mag-sacrifice. Kasi, di ba, kung halimbawa nag-sacrifice na po kayo ngayon at wala pa rin nangyari, doon niyo po pwedeng sabihin na ayoko na talaga, ginawa ko na lahat. Pero hanggat wala pa naman po kayong ginagawa, at saka mali niyo maging positive po yung mangyayari pag nag-sacrifice kayo, doon niyo makikita na buti na lang pala ginawa ko itong mga bagay na to para sa asawa ko kasi ito yung ending. Naging maganda. Hindi ba parang nakakahiya yung... Bakit po kayo mahihiya? Asawa niya naman po yun. Hindi nga po kayo nagkakahiyaan pag gano'n, di ba? Pag naglalambingan. Kahit na, kasi kahit asawa ko siya, hindi naman ako, ano, nahihiya pa rin ako basta ano. Feeling ko po kayo dumating sa point na nagkakahiyaan na kayo kasi sobrang tagal na. Kumbaga parang nilumot na yung samahan yung dalawa. Kumbaga parang sa yelo. Di ba parang sobrang freeze na? Sa freezer yun. Oo. Oh. Nilumot na ate. Nilumot na ba? Nilumot na yun. Yung parang sa sobrang tagal na, hindi mo na alam kung paano magsisimula. Totoo parang, nga. Parang ito yan eh, di ba yung yellow, matagal bago matunaw. So hintayin mo matunaw, ganun din po kayo, hintayin nyo po siyang matunaw. Kahit gano'ng pakatagal yan, pagsakripisyohan nyo po kasi asawa nyo po yun. Well actually tama yung tanong ni... Ang tanong, di ba? Ano na naman ba yung lumot? Ikaw move on sa lumot? Hinahanap ko yung lumot, ano kinalaman ng lumot? Expression kasi yon. Lumot. Moss. Bakit ba nilumot na tinagal na? Ang tanong ko kaya, no, kay Ami, ano yung nakakahiya? Oo nga ate, alam mo ako nawiwirduhan ako medyo sa samahang meron kayo bilang mag-asawa dahil hiyang-hiya ka, ganun. Yung ganun yung dating, yung... Eh, tama naman si Kara, kasi si Carita. Kasi nalanigas na. Hindi kahit naman nung bago pa kayo magkasama, hindi naman ako naglalambing talaga sa kanya. Uy, ba't... Oh, edi... Yan naman pala, pati nang nireklamo mo sa kanya. Pareho pala kayo. Alam niyo po, natututunan po yon. Naniniwala ko na natutunan po yung paglalambing. Pwede niyo pong unti-untiin. Bakit? Nakataas kilay ka? So, bakit hindi ako malambing dati? O diba? Nababago kasi ang tao talaga. Oh, dragon nga ako eh. Oo. Ngayon para na akong papi. Wow! Wow! Oh my God! Ganun ka na ngayon. Ano ba ito si Ate Ami? Sabihin lang kasi you're complaining na yung asawa mo parang bato sa iyo pero ganun ka rin pala sa kanya. Oo. I have a question for you. Ami. Okay. And I want you to answer this. I want you to pause a little bit before you answer it. Gusto kong isipin mo yung magiging sagot mo, ha? Sige. Do you think life will be better without him? Mm.
Ewan? Hindi, kailangan masagutin. Because if from the heart, ang sagot doon ay yes, makipaghiwalay ka today. I want a better life for you. Diba? Ganun kasimple. Once lang mangyayari ang buhay. If you think life, diba, will be better nang wala siya, then go ahead, makipaghiwalay ka. Simple lang. Wait lang ate. Pero pag sagot mo ate, baka mamaya kasi, ganyan ang pakiramdam mo at face lang yan, na pagdadaanan yan, dadarating talaga sa puntong may umay eh. Diba? Ate, lalagpas yan. Kasi hindi naman talaga pwedeng perpektong relasyon eh. Lahat susubukin, lahat ng relasyon sinusubok, lalo na sa pag-aasawa, sinusubok talaga yan. So imposible yung walang pumasok sa inyong problema. So nagkataon lang na yan yung problema nyo na pinasok sa inyo. Diba? So kailangan malagpasan nyo yan. Kasi para saan pa at nangako kayo sa isa't isa kung hindi nyo kayang lagpasan. Diba? Tawa-tawa ka dyan. Sorry na. May mag-aaway dito. Ay nako. Pero gusto ko lang balikan no yung tanong kanina ni Papa Jackson at hindi ko lang narinig at Ami. Ito ay ano eh end up sa tanong mahal mo pa ba? Hindi ko alam eh. Oh, tanong ko na nanay ko baka alam niya. Malamang kasi walang yan. Makakaalam niya natin. Kundi ikaw. Kasi doon sa tanong na yan, sa tasagot mo niyan, doon tayo ano eh pwedeng mag kumilos ng naaayon dun eh. Kasi kung mahal, ngayon, basically, eto nag-uusap tayo and you're telling us na para po kasi nananawa na po ako eh. Dahil sa paulit-ulit na lang na in connection dun sa nilumot na ni Carita, di ba? Hinayaan nyo na siyang ganyan. Oo. Nasanay na kayo. So, pero... ako naman, no, sinasabi ko kanina na baka pwede pa ilaban, gagawa pa ng paraan. Pero, mas magandang itanong kung mahal mo pa eh. Kung mahal mo pa, syempre doon tayo sa gagawa ka ng paraan and blah, 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 blah. Pero kung hindi na, siguro wala na tayong dapat pang pag-usapan dito. Ayaw mo na talaga yun. Kaya lang, ang sagot mo, hindi mo alam. Kailan nyo po kayo, mga next week po ba malalaman po ninyo? Ti Ami. Hello. Bakit po hindi nyo sigurado? Hindi nyo alam? Kasi parang ano, parang sinasabi ng isip, tapos mumutigil naman ang ano. Oo, yan yung mahirap, no? Ang sinasabi ng isip. Madalas, ang sinasabi ng isip ay kung ano yung gusto mong gawin, pero ang sinasabi ng puso, ang tunay mong nararamdaman. Yes. Teka lang, may status na naman. Status. Status. Hindi, di ba totoo naman eh. Minsan kasi yung isip mo, ito yung plano ko, ito yung gusto kong gawin. Pero ang pinakatotoo, kung ano yung nasa puso. Uh-oh. Sabi ng sex bomb yun eh. Yan ang naituro ng sex bomb sa akin. Grabe siya. Oo, di ba? Kung ano ang nasa puso mo. Sundin mo. Yes. Totoo naman na. May nag-comment dito, sabi. May relasyon talaga na hindi na nasasalba kahit mag-asawa pa kayo. Totoo naman yan, may mga pagkakataon talaga na hindi nasasalba. Kaya lang ang tanong, may ginawa ka na ba para masalba? Kasi hanggat wala ka pang ginagawa para masalba, di ba? Or better yet, siguro itanong, gusto mo pa bang isalba? Oo naman. Oo, yun naman pala eh. Oo naman. Gusto namang maisalba. Bakit mo gustong isalba? Ano bang dahilan yan? For family. Para sa mga anak namin. Paano yung ikaw? Siguro, magtitiis na lang. Ang pangit naman kung yun yung sagot, yung magtitiis ka lang sa asawa mo. Siyempre, di ba? Mas masarap pa rin yung mahal mo yung asawa mo. Mahal ko nga siya, kaso ako ang hindi ko alam kung mahal niya pa ako. Ayun. So, feeling ko si ate, naguguluhan lang siya kasi parang ano eh, kumbaga nararamdaman niyang nanlalamig na sa kanyang asawa niya. Kaya parang unti-unti na siya nagle-let go. Parang tama na nga ito, nakakapagod na, parang ganun. Pero mali naman siguro kung tayo ang magde-decide o tayo ang sasagot kung mahal ka pa ng asawa mo. Kaya nga, ang tanong ko, di ba, when was the last time you asked your husband kung mahal ka pa niya? Kasi feeling ko, hindi mo naman natatanong yan sa kanya eh. Kasi nahihiya ka. Yung weird na part eh, kasi nahihiya kang itanong. Importante talaga yung mag-uusap kayo no, ng partner mo. Napakahalaga talaga na mag-uusap kayo. Kasi dun yung malalabas lahat na magusto nyo yung sabihin sa isa't isa eh. Tsaka naliliwanagan kayo at gumagaan yung dibdib nyo eh. Dun mo nalabas lahat. Oo.
Kasi kesa yung ano, hindi kayo nag-uusap, nagtitimpi. Kami nga minsan nagtitiganan, nilabas niyo. Ay! Ay, bakit ako sa'yo? Diba? Doon nagsastart eh. Pag hindi kayo nag-usap, magiging 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, ilang years. Hanggang sa nas, hindi nyo namamalayan, nasanay na pala kayo na hindi kayo close. Nasa isang bahay kayo, pero parang ano, stranger na, di ba? Strangers in the night. Exchanging glances, wondering. Diba? Kailan ba kayo huling nag-date? Matagal na yun eh. Hindi ko na nga matandaan yun eh. Taon na. Bakit kaya hindi mo siya try i-date? February pa naman. Valentine's na. Oo nga, no? Diba? Mali mo doon mag-start. Unti-unti, hindi naman kailangan madaliin mga bagay eh. Pero you'll never know kung anong pwedeng magawa ng isang effort mo. Diba? Kasi kung talagang ayaw mo na sa asawa mo, talagang iniwan mo na, ayoko na sa kanya, iniwan ko. Pero ngayon, parang ano ka pa eh. Half-hearted ka pa eh. Ibig sabihin, napapagod ka lang, pero may gusto ka pa rin gawin. Ano? Ang hirap, alam mo, ang hirap talaga ating pag-usapan nito dahil wala tayong pinanghahawakang, you know, wala eh. Mangangapa tayo eh. Diba, ikaw, wala kayong usapang matino, ikaw yung asawa mo. Hindi ka nag-uusap, pareho kayong nagdededmahan eh. So, wala tayong magawa dito kundi mag-assume na lang At ang hirap. Siguro i-start mo mag-effort para mag-start yung communication nyo ulit. Unti-unti, yung unang sigurong time na mag-uusap kayo o kung magde-date man kayo, syempre hindi naman agad-agad yun na manunumbalik lahat, pero dun magsisimula. Ako naniniwala. Tama yun, no? Magsisimula. Kung gusto maayos, magsa-start ito sa pag-uusap nyong dalawa. Pero narinig ko kanina, Ti Ami, parang ang pangit ng dahilan nung ano. No? Gusto kong isalba naman, syempre. Pero tinanong bakit. Eh, para sa mga anak, para sa status na kunyari buo kami bilang pamilya. Hindi naman kasi, may tatago yun. Kasi ano eh, nahihirapan din ako eh. Eh, mahihirapan ka talaga. Kami nga nahihirapan. Kasama talaga yan. Kami nga tinahihirapan para sa iyo. Dinano ka na. Kasama talaga yun sa pag-asawa, yes. Kaya ayaw ko mag-asawa eh. Yes. Yes. Diba? Mahirap mga ganyan. Pero kasama nga po yan ate. So kailangan, i-consider mo din yan. Kailangan mo din talaga mag-sacrifice at mag-effort sa asawa mo. Simulan nyo po. Wala naman pong mawawala, di ba po? Pero may mawawala. Kapag pinagpatuloy nyo ganyan po kayong dalawa, mas malaki ang mawawala. Thank you. Salamat. Ops, agad. Bakit? Bakit ang madali ka? Hindi mo kasi. Ami, may tanong ako sa'yo. Okay lang, explore ko lang ha. Okay lang, parang madali ka ba? Hindi naman. Halimbawa, naghiwalay kayo today. Bawa, hindi na na-save. Anong balak mo sa buhay gawin? Magtrabaho. May trabaho ka ba ngayon? Oo. So wala kang mabaguhin sa buhay mo, gusto mo lang siya mawala? Parang gano'n. Tapos para sa mga anak lang. Kaya nga. Gusto mo lang talaga siya mawala. May iba ka ba? Wala. Wala kang kinakikilig ang iba? Wala. Wala. Tanong kita ulit ha. Wala kang kinakikilig ang iba? Wala. Weh. Wala nga. Mamatay? Oo. Oh. Wala. Ang beks mo dun sa parang mamatay. Mamatay. Parang di harsh. Wala. Sorry, tapos na usapan pero hindi ko magets but ayaw mo na sa kanya. Hindi ko makita yung problem eh. Hindi kasi nga siya napagod ka na lang, naubay ka na lang sa kanya, ganun. You're tired of a life having him beside you? Parang ano na kasi, parang napagod na ako sa kanya. Ano yung nakakapagod? Yung ugali niya, yung pagbabago niya. Eh pati naman ikaw ginagawa mo yung ginagawa niya eh. Hindi, mas ano naman siya, mas... Come on, I mean, it's not a competition who's done better. It's not a competition whether you've done better or he's done better. That's not a it's not a competition. If you compete with someone you love or claim to love, you end up losing the person. Mm-hmm. Do you feel this way every day? Huh? Do you feel this way every day? Hindi. Hindi, okay.
May nangyari ba sa inyo today? Ngayon, no, wala, wala. You mean, nangyari kahit anong nangyari? Baka... Hindi, may, I mean literally, I'm asking, may nangyari ba? Did you have sex today? Wala, kasi ano, nasa trabaho ako. Kasi doon nanggagaling yung, ano, yung question niya eh. Mabait po siya, kaya niya maging mabait. Pero bakit mabait siya kapag nangihingi siya sa akin ng sex? Pero bakit generally hindi siya mabait? Pero pa nangihingi siya sa akin ng sex, mabait siya. Doon galing yung tanong eh. Di ba? So wala nangyari today? Wala kasi, nasa trabaho ko. Tapos siya, malayo din trabaho niya. Saan? Ano pa siya eh, nasa Pampanga pa siya. Tuwing kailangan nagkikita? Eh, ano, minsan 1 month. Ah, yun naman pala. Matagal niya. Ngayon, ano na, mag-2 months. Question, and I want you to be very, very, very honest, alright? May part ba ng kwento dapat na alam namin na hindi ba sinasabi sa amin? Meron eh. Wala, ano? Sure? Wala. Kompleto ang kwento? Oo. Wala ka nilaktawan? Wala. Mamatay? Wala. Mamatay bagay? Wala. Alright. Clear your mind, kasi ako, naniniwala ako na may merong kulang yung kwento. Baka merong hindi nababanggit sa amin. Wala. Clear your mind and call us back. Alright? Okay? Okay. Salamat sa pagtawag, Abby. Bye, te. Bye. Hindi ko na get yung problema talaga. Ako napapagod na lang. Napagod ako bigla. Bakit? Ako yung napagod. Oo. Hindi eh. Ang bigat kausap kasi ng mga tao na mga ganyan. Di ba? Nang, napagod ka. Wala kang ginagawa eh. Napagod ka. So ako din yung napapagod. Napagod siya sa set. Naramdam ko, napagod ako. yung mag-give up sa problema pero wala naman siyang ginagawa. Pero pagod na pagod siya. Meron akong teorya, Chico. Kara. Ano yung teorya? Sabi niya kasi walang iba. Di ba? Or may nagsusulsul sa kanya. She's enjoying a life without the husband because she intends to enjoy it without the husband. So anong ibig sabihin doon? Because you come up with activities or do things nang wala siya, nang hindi mo tinatry na isali siya sa mga ginagawa mo. And you just give up. Ang hirap naman ding mag-conclude pero ang weirdo lang kasi kung if anything mas marami yung tanong eh. Ako mas marami ako na buong tanong kaysa dun sa 'di ba sa kung ano pa man. Ang weird nung sa man na 29 years talaga. Mm-hmm. Yung mga mag-boyfriend girlfriend nga. Diba, mapag-uusapan yung mga problema, 'di ba hindi nahihiyang mahihiya sa ibang tao pero kayo sa isa't isa hindi naman kayo mahihiya dapat. Walang dahilan lalo pat mag-asawa. Siguro kasali na rin kasi yung distance na hindi sila madalas nagkikita kaya nagkakahiyaan na rin silang open up. Well, the more na mas kailangan nilang pero dapat nga mas mamimiss mo yung exactly. Tao. Unless merong isa sa kanila na may iba. May ibang activity. May ibang pinag-iinitan. Bumibingo. Oh. Well, we can never can tell. Pero diba, ang hirap. Kasi parang yun na lang yung connection nila, yung ano na lang, yung pag nag-ano sila, chuchurbahan, ganun. Oh. Diba? That's a nice connection. Makareact. Makareact. Kasi kung yun na lang yung connection nilang dalawa, tas after that, parang walang nangyari. Wala na pa kailamanan. Di ba parang, okay, back to our lives. Listen. May kanya-kanya tayong buhay. Ito may... Hindi naman, ayaw naman natin mag-assume kung si Kuya Boy, habang nasa malayo siya, ay may iba siya. Nahirap din naman mag-judge. Correct. Ang hirap manghula, actually. Sila lang talaga ang makakasagot niyan. Kaya mapapagod talaga tayo dyan. Oo. Ang alam ko lang ay nakikinig ang mga ka-office mate ni Ipe. Ah, talaga? Oo, si Sir Jerwell, si Mark, Eds, Faye, Ruin, mga EDP / IT staff daw ng NG Corp, ang Team Hornets at Riding Couples Club daw. Hello sa inyo, ha? Oo, sila yata nandito kanina. Ayan sila, andyan sila, oh. Andyan pa pala sila. Hello sa inyo. Ah, kayo pala yun, Enzi, yung nakikita ko.
Diyan nagtatrabaho si EPE. Or tawag 721-2429. Did you hear the news? Yes. What news is that? Yeah, there was a guy in Malate, Manila who... Malate? What? Yeah, who indiscriminately fired this guy. Huh? What? Oh, di ba, yun yung kahapon, yung lasing na nakakotse na bumaba ng kotse, nagpapotoko lang trip lang niya. Binubos yung buong magazine. Talaga? Oh, sa air eh? Oh, nahuli ng polis. Eh, dapat talaga huliin. Dapat nga sa kanya pinutok yung baril eh. Di ba? Kaya niyo ba sa news yun? ABS-CBN? Diba? Eh, paano kung may matamaan ng bala? Diba ligaw na bala? Nagpuputok lang si trip lang niya. Alam mo, dapat pagka may natamaan ng ligaw na bala, iputok kahit sa paaman lang. Sa daliri, yung gano'n, yung maputulad, gano'n. Nasana wala yan. Akong pakialam. Eh, gano'n talaga dapat. Diba? Ano to? Para ma-feel. Yung gusto mo lang, gagawin mo lahat. Nasana yata ang Pinay na pag nag-sorry, okay na ang lahat ng bagay eh. Totoo, dyan ako nabibwisit. Ay, nag-sorry na nga eh. Sorry. Hindi, alam mo, hindi naniniwala ako sa ating mga Pinoy. Hindi tayo pwedeng ano eh, hindi pwede tayong chill-chill lang. O kahit may mga magalit dyan na kung ano mga rights-rights, keme-keme. Eh, hindi tayo pwedeng mabuhay sa ganyan, di ba? Ngayon, sa panahon ngayon, ang dami na nakaka-offend, ang dami ng mga hindi bawal. Yung ginawa ba niya, pwede ba yon? Hindi naman din, di ba? Nasa news, oh, nasa so, news. Dapat, dapat binibigyan ng isang malupit na para hindi na ulitin at wala nang gagaya. At gunban pa, Brad. Oo, yun, gan, kasi tama. Anong gusto niyang patunayan na ano he, above the law siya ganyan? Oo. Oh. Dapat ano, yan, alam nila 'yan, oh. Dapat 'yan na nabibigyan ng isang matindi, ganun talaga. Tapos ito malupit, lasing na lasing, Brad, nung in-interview sa media, alam mo sabi niya, "Hindi ko alam, hindi ko alam 'yun, lasing ako, kambal ko yata." Hindi ko putok. Kambal niya. Eh di mas maano na naman 'to, sisikat na naman 'to sa mga meme, 'di ba? Kambal ko ata. Kambal? Kung ako pa yan, hatiin kita sa gitna, oh, ito, kambal mo, kausapin, di ba? Nako, kaya hindi ako pwede maging presidente talaga, no? Kamumuhian ako ng marami ng mga ganyan-ganyan mga bagay. Oo, ako na ganyan eh. Bigyan mo ng isang matindi, yung matututo talaga. Yan ang tamang paraan, wala nang iba. Oo, hindi tayo pwede, huwag mo nang uulitin, ha? Sabi nito ni Nali, oh, nung ganyan. Ini-interview na sa presinto, ang babait, ganyan tayo eh. Mabait? Hindi po, kasunanan mo. Di ba? Ang sarap ano eh? Tresin. Ang sarap balatan ng labi. Di ba? Tapos ano, lagi patakang kalamansi, mga ganon. Dapat mga ganong level para matuto yung hindi tayo matututo ng mga ganyan eh. Magsusorry lang yan eh. Tapos mawawala lang din yan. Tapos may panibago na naman gagawa ng kataran, di ba? Tapos yan na naman magsusorry. Kikil ako sa mga ganyan. Kikil si ako. Kikil si ako. Hindi ko kaya ng mga ganyan-ganyan mga ano. Yeah. Dapat ako, it's... sorry na, pero mas gusto ko nakikita yung ito pa, meron may kinilalagyan. Ano? Meron pa, actually, napalit ko yun ito. Yung ano? Ano, may bago na maril ng basta lima patay. Yung, meron pa isa kanina. Nakatakas? Yung ano, yung namaril siya, yung mga lumabas sa bahay lang, nagdadangal lang siya, namaril siya. Diba, tapos, binaril niya mga salubong niya, lima yung patay. Mm-hmm. Oh, sa bandang ano, South Antipolo yata. So, saan siya? Nasa na yun? Kanina lang napanood ko eh. Nahuli, hindi? Oo. Oh, hindi pa nahuli. Tapos may na-interview at ang kamag-anak sa mabait naman yan, tahimik lang. Talaga? Wow. Siyempre. Tahimik ka ng mabaril naman. Then feeling ko, pag gano'n, pag ikaw yung kamag-anak, kung kung sabihin niya mabait, na tahimik lang, okay na. Di ba? Mabait, mabait naman yan, tahimik lang. Namamaril nga. Oo nga. Okay na kayang ganyan. Je, magandang gabi, Je. Magandang gabi. Oh, eh, saan ka sa Pasay? Sa dito po, sa may Villamor. Kilala ko to sa Je. Ha? Kilala mo to? Oh, okay. Pinsan mo ba to? Tumawag to nung araw na problema ako. Oh, pinsan ko po yan, si Papa Jack. Ah? Papa Jackson pala. Siya nagdodialysis. Ay, napakinggan kita, Je. Stage 5, di ba? Apo. Oo, napakinggan ko yung tawag mo dahil oo nga, nasa biyahe din ako ng mga oras na yun ng gabi. Oo, nag-comment pa nga ako, di ba? Oo, napakinggan ko ng bahagya yung kinikwento mo. Ay, kasama pala kayong diwata dyan. Ay, oo. Diwata? Grabe na ba? Diwata. Grabe. Oo nga, nasa kanan ko. May diwata dito ng ng headset. Siguro ang height niyan ni... Ni Kara, mga nasa Karita, five, Karita. Ano daw? Nasa 5'2 na. Ang ano daw? 5'2 daw height mo. Secret. Bakit matalakad po tinatanong yung height ko? Kasi na ano ko lang na
napansin ko lang kasi ano dito sa camera, parang nilalamon ka ng headset mo. Alam mo kasi matagal ka ng problema ng headset na to. O hindi yan yung headset mo ha. O, pina-adjust yan ha, hindi ka parang gumamit ha. Pero nasa baba pa din. Na-adjust yan o, gilid. Hindi, ito o. Paano ba to? Ay, nako. Ah, okay. Walang urbanidad, walang urbanidad. Sorry naman. Walang urbanidad. Ang sama mo. Ang sabago elemento kasi yung baba. O, yan, okay ano? Na ba yung headset ko? Grabe, ayun pa talaga napansin mo. Hello, oo, Je. Kumusta ka na, Je? Kumusta ka naman ngayon? Ito po, ano lang. Parang kailan lang yung tawag mo? Last week ba? Two weeks ago? Opo. Talagang tinempo ang kasabi kasi ni Papa Jackson, Friday daw kayo. Kaya, oo nga, maligayang pagbabalik, ano. So, pedras yun. Ano na? Kasama sa pederasyon. Kasama sa pederasyon. Baklang to, ha? Saka gusto ko rin kumustahin si Papa Jackson kung okay na siya. Oo nga, kumustahin mo nga, dali. Palapit na maging okay. May pinoproblema to, eh. May problema ako, eh. Oo, alam ko yung pinoproblema. Malala problema. Kumustahin mo nga siya. Okay na, hindi not completely okay, pero will be better. Will be better. Things will be better. Don't worry. Be happy. I am but a fool. Hindi yon. Pero parang katunog na rin. Diba? Pwede na rin. Ano kanina yung pinapakinggan kong kanta? Yung kanta na masaya siya pakinggan pero malungkot talaga yung meaning nun eh. Yung sa may movie yung Eyo. Ano yun? Eyo. Daylight come in, we wanna go home. Malungkot siya. Mi se de. Daylight come in, we wanna go home. Grabe. alam mo ba yung kanta na yon, Je? Naririnig ko lang. Ano nga title niyan? Banana song? Oo, di ba? Di ba, ang kwento niyan, oo, yung mga, para sa mga nag-work yan ng ano yun, ng night shift. Tapos, yun yung gusto nila, yung ano yun? Basta may taliman, ganyan-ganyan. Wanna see banana. Kasi, tagastak sila ng saging. Di ba, tagastak sila ng saging ngayon, itatali yun nung taliman. Kaya, nihintay nila dumating yung taliman, kasi nga, daylight na, so gusto na nilang umuwi. So, wala. Pagod na sila. Kala nila yung song daw, Bohemian Rhapsody. Hindi. Mama. Excuse me. Man. Yan, dapat may voicing. Oo nga. Jay, okay ka naman ngayon. Wala, yung pakiramdam mo, okay naman. Lahat. Alam po, medyo na hilo ng konti kasi kanina. Kinunan akong dugo. Well, speaking of kunan dugo, kami nga pala mag-ano nga. Kanina nag-drug test nga kami. Ah, talaga? Oo. Pagka ganun, kayo ba nahihirapan bakit punuin yun? Kasi may garapon na ibibigay sa inyo na kailangan punuin mo doon, di ba? Dugo? Di, ihi. Ay, ihi. Ang hirap naman punuin ng dugo. Oo, bas ihi. Ihi pala. Sa drug test, ihi. Urinary test yun. Ah, okay. Oh, pero iba oo yung ginagawa, urinalysis, no? Pero pagkakakunin mo yung ihi, kailangan nakabukas yung pinto, ganyan. Sabi ko kay kuya, dito ka sa harapan. Ganun. Para malaman mo hindi ako nandadaya, kasi yung gano'n yun. Para panoorin. Kuya. Grabe siya. Hinihintay ko nga tawagin ako ni kuya eh. Para mag, di ba? Hindi wala lang. Marami pong nagkakamali dun sa urinalysis test. Talaga ba? Nagkakamali. Di magadala ng ibang ihi, dadayain. Ay, ganyan. No, kaya, hindi, ano kasi ang talagang pagkuha ng iipunan. Yung, di ba pag umihi ka na, yung ginagawa nila yung basta pag tumulo na, sinatahod na nila agad. Oo, dapat gitna. Yung sa gitna po. Oo, hanggang patapos. Sa may kalagitnaan. Doon mo siya isasahod. Eh, syempre, nakakatakot pag hindi mo sinahod agad, baka magkulang. Uulit ka ulit. Tatantay mo. Eh, ang hirap, di ba? Dapat, ilagay mo na sa kamay mo yung... Kaya, baka ba? Yun talaga yung naiisip mo. Para may masave ka pa. Alam mo na. Kasi ganun yung ginawa ko. Yuck! Diba,
Yung unang ihe, hindi pwedeng ilagay yung sa garapon, di ba? So, dinakot ko mo yun. Nilagay ko dito. Tapos yung garapon, saka ako sino. Tapos pag kulang pa, o di, bilabi mo. Yo. That's so ew. Ew. Like, I don't wanna touch you anymore. Oh my God. Grabe to, Jessica. Tinitingnan lang kayo ni Papa Jackson, no? Walang imig eh. Aka, hindi, akala mo siya malinis. Kala mo hindi niya ginagawa yun. Oh. Iba naman. Iba. Baka mamaya may iba siya ginagawa. Nakakaiba. Baka kasi kanya inaanon siya damit niya tapos pinipigahan niya eh. Yeah. Hindi natin alam, di ba? Hindi lang niya inaamin. Pero kanina ngayon, actually ihi ko sobra-sobra. Talaga? Kaya pa makapuno ng tatlo pa. Haba. Hindi, maliit lang yun. Kasi pinupuno ko na. Eh, pinipigilan ko. Ang hirap kaya magpigil ng ihi. Kaya nga. Tapos diba, parang, kuya, pingi pang garapon. Okay, hindi, sa tabo. Okay na po yan. Hindi, pingi, daman, sayang. Hindi ba pwede sa tabo muna? Ipunin mo sa tabo? Grabe, dami naman nun. Uy, bakit? Tapos, ano mo na lang, isalin mo na lang. Diba, sayang kasi yung ihi. Aba? Usapang ihi. Iniipon ko yun eh. Ano, isang linggo kang hindi umihi? Uy, hindi, kasi minsan pag malamig talaga, tapos inom ka ng inom ng tubig, diba? Maiihi ka talaga eh. Marami ako, dati nga kasi akong dinosaur. Kaya madami akong iihi. Oo nga, ayun ako. Kumain ka na ba, ano, Je? Hindi po ko gaano kumakain paggabi. Ah, hindi. Ah, okay. Oo. Okay. Yun pa yung payo ng doktor sa akin. Ah, okay. Okay. Anong pag sa mga ano usually sa araw-araw o kung pag nababagot ka anong pinagkakaabalahan, magvi-video kay ka ba ganyan? Hindi. Parang yun, last time kumanta ka eh, alam ko eh, kumanta ka eh. Wag mo na paalala. Kumanta ka. 'Di ba? Kumanta ka, ano ba 'yung kinanta mo noon? Ano yata? Alam mo, grow old with you. Oh, I wanna make you smile. Yeah. Pala ko nga gigitarahan ako ni kuya ni ano eh, ni pinsan. Ni pinsan. Pinsan mo si Papa Jackson? Oh, no, ako sa lang. Oo, naku, sayang hindi ko lang nadala yung ano ko, yung harp ko. Tutugtugan sana kita yung harp. Kaya naisip ko rin kasi pag naggitara siya, baka maagawan ko ng karir si Kara. Ay, ayun lang. Taray. Ayun lang, iba eh. Iba to si Jay eh. Pero sige nga, ano nga tayo, magkantahan nga tayo ngayon. Ayoko, gusto ko. Dali na. Pag kayo kasama, gusto ko yung may drama. Yung may drama? Nyo. Eh, magdadrama nga kami. Yung isa naman dito. Kaya nga eh. O ano. Hindi kami mananalo malungkot na ito sa FAMAS. Bakit na malungkot yung friend natin? Si Dudong. Bungo eh. Walang imig si Papa Jackson. Si Dudong. May problema ka ba? Wala. Eh, ba't sad ka? Eh, pinapanood lang ako dito. Ano pinapanood mo? Bastos yung pinapanood mo. Yung eh. Aso. Tingnan. Ano? Pinapanood ng amo sa kalsada. Tapos, ay, kaya pala sad ka. Ayoko panoorin ng mga tapos, ganyan. Ako din. Ayoko nanonood. Tapos hinabol niya yung kotse nagtapon sa kanya. Ah, talaga? Kahit ayaw na sa kanya, hinabol pa rin niya sa highway. Oh my gosh, nakakasad naman. Ano ba yan? Ayoko pa naman nalulungkot. Kasi pa nalulungkot ako, nangihiko 1-5. Huwag kayo na malungkot. Papasayahin ka namin. Bakit? Paano? Sige, surprise kami. May surprise kami. May surprise kami for you. Napagplanuhan natin ito ng umaga. Yeah, oo, di mo alam. Kung at masaya na siya agad, oh. Umaga namin ito napagkwentuhan. Oo nga, naalala ko nga pala yun. Surprise! May surprise. Di mo alam. You don't know. Kasama si Jay nung pinlano namin ito. Malungkot daw si Dudong. Si Dudong, no? Jay! Ano paborito mong kanta? Ano? Yung talagang pagka tinanong ka ng kanta, yun yung maiisip mo. It could be any harder. Ano yun? It could be any harder. Hindi. Kanta ng The Calling. Kanta ng The Calling? The Call? The Calling. The Calling? Yung kumanta ng ano? Yung kumanta po ng Stigmatize. Saka ng ano? Kailan? Yun nga yun, The Calling. The Calling. Kailan ka nagda... Yung kumanta po ng The Calling, yun na kasi yung present. Kailan ka nagda The Calling? Yung kumanta po ng Wherever You Will. Kaya nga, Suleil. The Calling. Yun yung present. From the... The Calling, from the word. The Call. Papa Jackson, biglang tawa eh. Kaya nga eh. The Call. O hindi, may kanta yung Backstreet Boys ang title, The Call.
Oh, Dakol. Dakol? Meron. Grabe siya. Meron nga, Dakol. Anong tono? Sige nga. Meron nga. Kara pa na niloloko pa. Sige, payag. Hindi, hindi mo ba alam yung Dakol? Ha? Parang ano yun eh, mabilis yun. Mabilis siya, rap siya. Oh. Ano yun? Dakol, tatanong ano yun eh, Backstreet Boys. Oo okay, nga, Dakol nga. Dakol. Dakol. Hindi mo alam tayo, pa tayo magdakol. Hindi nga, hindi ko alam. Wala tayo nun eh. Wala tayong dakol. Dakol. Hindi tayo nagdadakol. Gusto mong dakol? Hindi kami nagdadakol. Ito. Ano yan? Hello. Dakol. Hello? Hello? Hi, it's me. What's up, baby? Yan nga yun. Ah, hindi ko alam yun. Don't stay up and wait for me, okay? Where are you? Shuggy! I was so high. Ano yan? Dakol. Mabilis yung lyrics yan eh. Den. Story among us. My destiny. Talaga, ko alam yun Dakol. Ha. Dakol. Hindi bagay kay ano, kay Kuya Chico. Napaka-judger mo naman. Bagay kaya sa akin yun. Ang bagay sa yung kanta yung mga ano, Vanessa Williams. Vanessa, Colors of the Wind. Bernadette pa kanta. Vanessa Williams. Oy, magandang magaling na singer, magaganda yung mga kanta no, Vanessa Williams. Siyempre, alam ko yung ano na, mga hilig natin. How do you keep the music playing? Hindi naman siya yun ni James Ingram. Si Vanessa Williams yung ka-duet niya doon, di ba? Talaga ba? You make it last. Ganun yun. Hindi ko na lang kumbisado. Oo nga, di ba na-dead na si James Ingram, nakakalungkot. Talaga ba? Mm-mm, kailan lang? Tulak ka malimal sa paligid. Hindi kasi ako nagpapanood. Kaya pagka mag-video ko, mag-James Ingram akong ano, back to back. Ganda naman kata ni James Ingram, di ba? Love moves in mysterious ways. Ha? Totoo po pala yung balitang ano na. Ano? Bawal na raw yung mga chismosa. Papahuli? Dapat nga bawal na yan. Papahuli chismosa. Ba yun? Chismosa. Kasi iba sila eh, no? Yung hindi pa nangyayari, alam na nila yung ending. Basta, lulupit nila. Ayun. Pwede na raw kasuhan. Kaya nga, so dapat huwag tayong mga chismoso. Oo, dapat quiet na lang tayo. Correct. Tama. Uy, alam so niyo ba yung nangyari nung isang araw sa ano? Yes. Nung alin? May chismos agad. Lakasan mo! Ha? Lakasan mo, baka ano, magdakol si Kaya Chico. Maghahanap nga ako ng tamang... Okay, ano yung nangyari? Saan? Tutira mo to. Anyways, Jess, salamat sa pagtawag, ha? Salamat. Sana pasaya ka namin, ha? Thank you. Thank you last time for the inspiration, brother. Salamat po. Thank you. Matulog ka na, Brad. Apo. Bye-bye. Ay, naku. I don't know. Story about the girl that changed my destiny. Rabbit. Dan. Ding ding ding. Puro ganyan yung kanta niya. Si Jay, na may karamdaman pero hindi halatang may karamdaman siya. Well, dapat lang naman ganun tayo, no? Dapat ganun tayo lagi. 7212429 and hi to all the people na nakantabay ngayong gabi. Oy, after po nito, meron akong Paddy's Point sukat. Paddy's Point sukat. Paddy's Point. Sukatation. Buti nga, nakalagay niyan sa Skyway, no? Ano na, sukat na, di ba? Sukat, bikutan, hindi nakagaya nung... Dati. Doña Soledad pa yung... Soledad ba? Doña Soledad at saka yung Dr. A. Santos, no? Di ba? Panggulo yun. Dr. A. Santos, sukat. Yung Doña Soledad, bikutan. Panggulo yun. Kung so ano... ngayon, pag nakita niyo, nakatakip na yun. O tama nga lang naman. Kasi di ba, huwag mo nang ganyan, sukat na yung bikutan, huwag niyo nang anuhin. Oo. Nalilito yung mga... ako nga taga South, nalilito ako dun eh, paminsan eh. Lalo pa yung mga hindi usual. Marami nagkakamali kasi. Kaya, yeah. 7212429, mga pangga, 721. Hello, sa lahat ng mga bisita ngayon, gabi nandito ngayon sa Caras Warriors, ha? Yup! May pa-uniform si Mayor. Ha? Oo. May pa-uniform. Last time may pakain pa yun. Nakikain nga kami. Oo nga, nabusog kami dun. Ang sarap ng cake. It's basta masarap. Kumain ka ba ng cake? Oo. Cake. Hindi ako kumain. Ay, grabe. Bakit di ka kumain? Busog ako noon, busog. Grabe siya. Busog. Tsaka nung abutan ko, wala na. Ano ka? Ubus na. Nag-iwan kaya ako? Oo nga, ubus. Iniwanan ba ako ng pag-cake? Oo. Ba't mo ako iniwanan? Bakit? Oh, it's so sweet.
Kasi hindi ka pa nakakain. Bakit mo ako nagkatabi? Ba't masama? Teka ka. Si Kuya Alex de la Cruz, no? Teka ka, ha? Yes, anong meron? Bernadette. Anong meron dito? Analost ako. Binati ko na si Kuya Alex de la Cruz kasi nakikinig. O banana song nga yun. Sabi niya. O kamukha mo daw Kara yung ano, nanay Alin? Ni Boyet. Kanina pa kami nagko-comment. Kamukha mo daw yung nanay ni Boyet. Ay ko sa... si Boyet, ako si Aubrey. Boyet! Aubrey! Aubrey! Ano? Hindi ikaw si Aubrey! Tumalikon. Boyet? Yung Boyet, sumasakit ulo ko si Boyet eh. Si Boyet. Lagi ka nawawala. Ayun si Boyet oh. Ano? Sabi niya, hindi daw siya na... Ano ba Boyet? Lagi ka na lang ganyan eh. Ito to. Nagugustuhan ng mga tao. Kailan daw ba yung drama? Ay nako, eto nga eh. Kanina sinare ko nga. Hindi ako masyado updated ha, pero may clips-clips lang, no? Mm. Na baril si Boyet. Ha? Huh? Well, hindi ko alam kung ano yung story ako, bakit binaril. So, binaril yung tatay niya. Oh. Tapos ngayon, binaril din si Boyet. Dito sa dibdib. Ending sabi ng doktor, natamaan daw yung appendix. Ay, tama yun. Ay, dok! Anong nga? Dito. Tapos sabi ng doktor, sino po ang pamilya? Kaya may bla 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 bla. Kaya po natamaan po yung ribs niya. Nadamay na din po appendix. Tignan po namin kung masasalba namin yung appendix. Si Boyet yung salba niyo, hindi yung appendix! Hayaan niyo na yung appendix! Yung iba nga tinatanggal yung appendix at kayo sasalbahin niyo yun? yung doktor pag nakita ko, kakausapin ko talaga, sinira mo. Sira yung mic. Sinira mo to, Karita. Sabi ko sa'yo, huwag kang malikot eh. Hawakan mo na yung mic, parang kahawak mo sa mic ko. Dapat pipikit-pikit yung mata mo. Ganon. Aubrey! Tinamaan si Dibdib. Nakikit yung appendix. Oo, natamaan siya dito. Yung doktor doon, appendix. Itong doktor, pag ikaw nakita ko talaga. Isagip mo si Boyet, Doc. Hindi yung appendix. Wala kaming pakialam sa appendix niya. Di ba? Buti sana... Maintindihan ko pa kung yung abdo, di ba? Abdo. Appendix. Gusto mong isalba yung appendix. Bakit? Di ba? Yung atay, hindi mo isalba. Yung... Ang daming organ doon eh. Tapos yung appendix talaga, eh dito tinamaan. Dok, hindi mo ako hindi mo ako maloloko dito. Ako nanggigigil ako. Sinayon ko. Maka-move on eh. Inaantok na ako. Tapos napanood ko yung doktor, sinabi niya gano'n. Nabuhay ako. Gusto ko siyang puntahan sa set mismo. Para sabihin. Ay, no. Huwag ganun. Mali. Ano ako? Hello sa inyo, ha? Ginigigil nyo kasi bihira ako manood, ha? Hindi ako nanonood. Nakita ko na yung clips, eh. Ba't kasi binaril pa siya, di ba? Binaril si Boye. Ay, naku. Si Aubrey tuloy. Si Boye. Tumawag na kayo, dalian nyo. Alam ko lang yun, eh. Mahilig sila sa fishball. Yun yung paborito ni Aubrey, fishball. Kaya ganun, di ba? Ang sweet kaya ni Boye. Kaya nga. Di ba? Binigyan siya ng regalo ni... Aubrey. Alam mo ah, ang kwento. Nanonood ka. Hindi pa nanonood na ito ah. Oh, hindi. Kasi nanonood ako sa Facebook nga lang ako nanonood eh. Oh. Tapos yun, binigyan. Anong binigay sa kanya? Hindi, ano ba binigay? Sino ba nanonood? May binigay sa kanya eh. Laruan ba? Hindi ko alam. Tapos biglang si Boyet naglabas ng ano nung... Nang alin? Bouquet flowers. Ah, oo. Diba? Oh, ano ba yung regalo tapos, una? May una mo nang regalo bago yung flowers parang eh. Parang laruan, hindi ko alam. Basta bad trip si ano si Aubrey kasi akala niya parang ano lang. Pero si Aubrey, bad trip. Ay, ne, oh, tama. Tapos, walang gift. Gumanda yung mood nung ginanon yung ano, flowers. Ginanon yung flowers. In fairness kay Aubrey, no? Tapos sabi niya, oh, ano na yan? Tapos kinikilig-kilig na siya, di ba? Ganyan. Sabi nung bata, bigay ko daw to sa mahal ko eh. Kaya bibigay ko sa'yo. Aubrey. Tapos si Aubrey. Si Aubrey gumanon pa yung
Ang haba ng hair, ilang hair nun, di ba? Kaya nga eh. Hindi, lagi siya may Aubrey's about sentence. Oo, may Aubrey. Aubrey eh. Kasi saka nga, may eh. Oo, kasi mahal niya si Aubrey kahit pok. Siya. Pok tut. Pero nagbago ng buhay si Aubrey. Oo. Kaya dapat isalba natin si Boyet. Correct. Hindi yung appendix. Boyet. Yung doktor talaga, kukunin ko yung pangalan ng doktor. Papanawagan kita sa Eredoc. Ha? Na ano mo yung appendix? Bakit bakas yung appendix? Ang dami naman pwede. Ayun, airplane pala yung binigay niya kay Aubrey. Ah, airplane. Ano yan? Sabi ni ano Aubrey. O, nalaruan. Oo. Pero hindi ako makaget over dun sa appendix. Ba't ba yung appendix? Sasagipin daw, sasalba daw yung appendix. Di ba? Salba mo yung nanganganib ng buhay dun sa kabilang kwarto, hindi yung appendix ni Boyet. Di ba? Baka mali lang naman yung script. Baka puyat na. Ano mali? Script? Yung appendix nga daw. Baka antok na sila noon ng titaping. Saba. Kaya hindi yung doktor, no? Tiki-tiki. baka yung... Basta. Tapos yung emergency, nakadikit na, lang doon. Ito na, nakita ko na ngayon, pinapanood ko ngayon. Yes, yun, pinapanood. Yung lumabas yung doktor, yung emergency, dinikit lang, emergency. Di ba dapat OR? Operating room eh. Correct. Hinapin ko nga yan. Ako, dati akong doktor eh. Basta. Sabi sa comment oh, kailangan na po na eh, sipang appendix, ngayon matindi. Sabi ng tropa ko, doktor tong tropa ko na to eh. Ah, talaga? Oo. Hindi ko nga alam. Si YB. Hello, Doc. Oh. Appendix. Hello po sa mga sumasakit yung appendix ha. Ipa-check nyo yan ha. Baka sakaling katabi nyo si Boyet dun sa ano, dun sa tawag dyan, sa bed. Kumusta nyo kay Boyet? Si Boyet. Oo nga. So, yes. Kamit yun si Boyet. Idol yun si Boyet. Si Aubrey. Yes. Oo. Mas cute sila together kaysa kayo. Yeah. Sino isa? Hindi ko rin alam eh. Si Carol. Si Carol. Alam mo sa akin. Si Carol. Yung best friend. Oo. Oo nga. Si Carol yung ano, mahinhin. Lupo sa mga mahinhin. 7212429. 7212429. Ano, let's do it. Ang alin? Yung alin? Say my name. Ah. Game! Okay. Game, go. Wait lang. Bayan. Welcome sa Porsche na pinamaganda! Ooh, bangga! Say my name! Pabati naman kami, kasama ko sila Richard at Brian ngayon. Biyahe daw sila Panaga, sabi ni MD Zaps. Hoy Zaps! Ay. Anong Panaga? Pasukat yan. Ha? Eh, may gig kami ngayon, di ba? O, tignan mo, sinungaling ka Panaga. Ha, Zap? Ha? I'm gonna zap your face! Sino daw kasama sa federasyon, sabi ni Dennis. Di ko alam, Dennis. Batiin ko din ha. Ito iya. Iabot ko na si Richard Ryan Cruz. Hello daw. Master Carlito, Ana at Team Rovin, Manulife, Seg Fund at sa pag-ibig ko na si Roselle. Thanks, Monarch. Grabe. Second year high school pa lang ako, nakikinig na ako. Gabi na, umaga na, days pa lang. Gabi na, gising na yon. Kagraduate na ako ng college, sila pa rin, pinapakinggan ko with DJ Kara pa. Oh, ha? Si Kaloy. Ha? Ano yan? Hello sa'yo, Kaloy, ha? Si Adrian Terencio. Ganda ng pangalan, Karita. Wala po ba yan sa alamat? Malay mo magkaroon sa susunod na alamat, ha? Okay. Pak, go. Bangga. Say my name. Ayan, hello po sa mga taga San Pedro, Laguna, kay Estong, kay Casey, kay Christian, kay Mami Jocelyn, anito din ngayon. At sa mga taga ActiServe, Bulacan, nakikinig daw araw-araw. Hello po kay Jeric, Jeric pala. Tsaka kay John Amores. At sa mga kasama niya si Payot, Julius, Tres, ano to? Rasel, Rek, Rekela, Judy, Tugaon, Gary Penda, at Bon Akiro. Ayan. Hello po, sorry. Sa may kama eh. Si Josh De La Fuente, hello din. From Japan, hi. Yung lang inartihan. Si Brian. Grabe ka talaga sa akin eh, no? Si JR, YM, and... Say my name! Tapos na? Ah, okay. Tuloy mo lang. Why? Kakainis ka!
YMS. Nawawala tuloy ako. Si El Malin, hello po. Yan, ikaw na nga. Say my name. Say my name. Hello po sa inyo lahat. Pinabati ko Christiap, Emeline Lagman, si Danta Rosa, J.R. Manresa, anak ni Mang Roger at Aling Zita, Jan Amores, Jos de la Fuente, Arding Capadocia, Glenn Espiritu, Cristiano Lial, Estong Estong, Angel Crisostomo, Naomi Manera, Eka Pusa, Sheila Bitangkol, Candy, Mario Bmol, Marvin Gumtang, Angel Trinyares, Ivy Dion, Minerva Agaton, Apple Bungay, Sheng Galbe, Hansel Romero, Javier Tablarendo, Minerva Agaton, Jessa Rodilia, Yangkai. Pangga! Say my name! Pabati naman ako, nakikinig habang nakahiga dito sa Kanumay, Valenzuela. Thanks, Kuya Chick, sabi ni Bibeloco Dedski. At, hi kay i-tweet nyo nga ako at Kuya Chico 1067 si Junjun Banyes sa South Korea daw panggabi daw sa work niya now. God bless sa inyong tatlo. God bless ka rin Junjun. Ay tawag. Pwede pa bang bumate? Go. Say my name. Eto hello po kay Ate Leonila Barrios. Hello po kay Keith. Kay Mami Lu, nagpapabate sa lahat ng mga Karas Warriors. Kay Johnson, nasa Luneta daw. Ayan, hello po sa inyong lahat. Si May Lani, si Yule, si Jeffrey. Ayan, hello po sa inyong lahat. At si Charlie, nakakikinig din ngayon. At ang Beauty Lounge by Bianca Festejo sa London ng Las Piñas Branch, nakikinig sa ating lahat. Hello po, hello, hello. Ayan. Si Doc Lawrence, kanina pa to, sabi niya mag... Boyzillion ka na kasi para wala ka na isi-shave. Ayoko yan, do. Boyzillion. May ganun tawag at seryoso yung boyzillion daw. Talaga? Yung Brazilian wax, yung patanggal ang buhok sa... Sa Anes? Sa Anes area. Boyzillion daw. Oh. So sabi ko nga... May mga tao kaya yan. Di, at may nagpapagawa talaga. Sabi ko, eh di pa paano, di... Siyempre, ililipat mo ng pwesto yun, di ba? Para, oh, dito ka muna, ha? Kasi dito yung area na tatanggalan namin, eh. May ganun. Hindi, feeling ko, okay yan kayo, Chico, kung yung pumunta mo pag lalaki ka, should you do it? Pag yung pumunta mo, wala kang kilala doon. Eh, siyempre. Yung hindi ka kilala at all. Eh, kasi eventually, makikilala mo na rin kasi sila, eh. Kasi lagi kang babalik, eh. So, makakabisado din. Ah, gusto mo yung parang first time mo lang, tapos hindi ka nababalik ever. Pwede rin. Pero, nag-iisip siya. Pero ang gusto nyo pa ng Boyzillion, punta nyo pa sa Doc Lawrence. Oo, ginagawa nga yan. Ha? Talaga? Tapos sabi ko nga, baka pwede mo kong i-part-time. Ako yung... Tagi-ano? Brad! Wow! Hindi, ako yung sa may ano. Sa front desk. Okay, ilusot mo yan. Hi, Boyzillion. Okay. Doc is waiting for you. Ganyan. Ganun eh. May ganun daw talaga. Si Doc Lawrence, Doc. Good morning. Good morning. Good evening. Pa good morning pa lang pala. Si oh, si Jutz, oh. Si Jutz. Jutz? Si Arnel. Hari ng mga Jutz to, eh. Oh, dati pag nagla-live kayo, ikaw ang tinitignan ko. Ngayon si Gandang Kara na. Crush ko talaga 'yan. Yes. Patanong naman kung kailan siya babalik sa Pokemon. Gusto ko magpahuli. Talaga? Ako si Bulbasaur. Sorry. Parang bastos mong pangalan ng Pokemon. Si Bulbasaur. Mabuhok ka siguro. Yan ha. Oo nga, punta kayo Clarence sa Clarence Center. Charmaine Kuwa, pahabol. Hello po. Ayun na. Wala na. Wala na. Basta sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live, naka-live po kami sa Facebook. Uy! Hello po. May tao sa kabilang linya. At ang pangalan niya ay si June. Hello, June! Si June ba? Tama ba? Wala pa. Wala. June? Hello? Ay, June, magandang gabi. Ay, magandang gabi po. Oo, tama ba to? Nasa Kabanatuan ka? Yun yung city ko. Okay. Kabanatuan. Pero... Ngayon, nasan ka ngayon? Nandito ako sa Zambales. Oh, malayo pa rin. Zambales. Subic?
So, malayo pa rin yan, ha? Subic ba? Subic? Yeah, Subic. Subic, Zambales. O, disiplinado dapat ang mga motorista dyan, di ba? Kasi... Oh, pero may nakikita pa rin akong ano eh, parang mga innovator sila eh, mga tumatawid sa gumagawa ng sarili. Ayun lang. No? Ang cute ng pangalan ng mga tao lumalabag sa innovator. Innovator, para napaka-positive pa nung innovator, no? Gumagawa ng sariling gumagawa dahil. Ng kanyang ano, rules. Sariling rules. Oo, 28. Ano pinagkakabala mo sa buhay, June? Multimedia artist. Hmm? Social multimedia artist. Wow. So, basically, ano yung pagkakaganyan? Ano yung ano, specifically pala? Anong ginagawa mo? Nag-edit ako ng video, ganyan. Mga video, videos. Ah, nagde-design photo, na. Photoshop. Oh. Pero dati nagtrabaho na rin ako sa, ano, sa post-production house, mga TV commercials. Mm-hmm. Oo, ikaw yung ano, ikaw yung sa, parang sa mga kagaya nyo, nakasalalay yung kagandahan din nung ilalabas. Output, di ba? Yung output nung yes, nung content, di ba? Oo nga. Na-edit na namin si Papa Jackson eh, yung commercial niya na ano. Ah, talaga? Sa sipon. Ah, talaga? Ano yun? Yes. Yung Joker, yung payaso, tapos ano, yung parang... Pussy Ryan. Oh, hello po sa mga kumuha sa akin na mag-commercial sa TV ha. Dahil sa kanila nagkaroon ako ng sakyay, ng negosyo. Malay mo naman ulit. Hindi ko winaldas yan. Pinambili ko yan. Yeah. Ano kayong bagay sa akin na commercial ng sunod? Alak. Ha? O kaya yung mga ano, yung mga tipong sakit sa buto-buto na kasi tumatanda na tayo. Huwag pa naman yung ganong portion. Grabe. Okay pa yung mga... Ganun. Ang dahil sa gamot na to, naglakad ako patras. Ang lakas ko! Ganun. Maglalakad ka gamit kamay mo, no? Lakas ko! Para kong timang! Maglalakad ka para gamit yung kamay mo. Energy drink. Pwede. Lalabas yan, si, energy last drink. Lalabas si Batuman. Ganun. O yan, si Batuman. Energy drink. Oo. Tama, no? Energy drink, no? Tapos ang lakas-lakas. Ang lakas ko! Ganun pa rin yung linya mo. Ganun pa rin yung linya mo. Energy drink. Oo nga. Sige, salamat sa pagtawag. June, pamilyado ka na ba? May jowa? Hiwalay ako sa asawa. Hiwalay sa asawa. Mga anak? Asan? Anak sa kanya. Pero 4 years old pa lang kasi yung bata. Isa pa lang? Yeah. Okay. Sige. Ano ang pagkikwento, pagdadaldala natin ngayong gabi pa umaga, Kuya June? Kasi ano eh, parang recently ko lang din na parang nag-start mo buhay. Parang parang recently mo lang na-realize na ano eh, parang kailangan kong mabuhay sa sarili ko, kailangan kong magbigay ng time sa sarili ko, kailangan kong mahalin yung sarili ko. Kaya parang dumating ako sa point na kailangan kong mag-decide na maghiwalay or huiwalay na talaga. At tulad niya nung parang madalas masabi ni Papa Jackson na may bagay na dapat ani parang bigyan mo ng time yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Parang ayun niya lang. May parang hindi kasi maayos yung ani yung paghiwalay namin ng ex ko. Mm-hmm. So parang hindi ko alam, parang ang nangyari yata, parang meron siyang postpartum something na gano'n. So, isa yun sa parang naging a reason, parang, alam mo, parang hindi naging maganda. So, nagkakasakit pa kami, ate, maliban sa world, tapos dumating na rin sa physical na ano. Hindi na kayo nag-ayos? Wala na talaga? Dati, parang dumating sa point na ano, na sinuyo ko sa kanila, parang meron kasi silang business eh. So, nagtrabaho ako sa business nila. Tapos, parang personally, hindi ko makita yung sarili ko na magtatagal din sa ganong klase ng trabaho. Sa automotive kasi, parang hindi ko naman yung sa passion. Kasi ang layong multimedia. Tapos biglang automotive.
ayun, tapos parang laging pride yung ano, yung personally sa akin parang nakikipaglaban ako ng pride, tapos siyempre siya rin. Pero dumating sa point na parang hindi na mahalaga yung pride eh. Parang mahalaga na lang kasi sa ngayon, ang inisip ko na lang yung anak ko, paano magiging maayos. Hello. Wala na nagsasalita. Yung totoo. So, di yun na nga. Bakit gano'n? Yun na nga, no? Grabe nga talaga yan, eh. Sabi ko nga kasi, hindi mo aanuhin, eh. Pero, yan, tignan mo. Yan yung nangyari. Pero yun, parang mali rin kasi yung nag-start namin dahil. Hindi, gano'n. Medyo, ano, nakikinig ako kara. Pinagkoconnect ko lang yung kailangan ko mabuhay on my own. Ako din, yun din yung... Doon sa nirereklamo niya. Tinatry kong ano eh. Andun yung tanong. Kasi parang yung opening statement mo, walang kinalaman sa kinikwento mo eh. Kaya kinoconnect. Kasi ganito na, may nabanggit ka, meron siyang postpartum. Mm-hmm. Diba? So, panganak yan, diba? If we are to, ano, come up with an analyzation doon sa kinikwento mo, parang ang dating you were impatient to deal with her kasi meron siyang postpartum. Kinasal kami ng 2014. Hindi mo ko sinasagot, no? Nagbibigay na ibang statement. Yun, okay, ano po yan? Diba? Parang you were impatient to deal with her. Diba? Ano nga pala yung sinasabi mo kanina na ano tawag nito na ano yun? Meron siyang postpartum. Anong point mo dun? Parang merong psychological problem. Sino? Ex-wife. Medyo serious yung accusation mo na yan, ha? Psychological problem, ano? Kasi, ano yan, pwede kang, ano yan, maipit sa statement na yan. How do you mean that? Kasi based na rin sa observation, tsaka din sa ano, yung mga nangyari, mga sinasabi, mga madalas niyang sabihin sa akin, mga madalas na kwento, parang it's more on ano, hallucination. Parang gano'n. Ano nga yun? Kwento mo, madalas sabihin na hallucination. What happened? Paano? What really happened? Bigla na lang sasabihin niya na member daw ako ng Yakuza. Parang gano'n. Biglang pinaplano ko daw na patayin siya, pinaplano ko daw na masasamang yung... Bakit? Anong ginawa mo? Bakit yung sinabi yun? Saan ang galing? Yung statement niya, in response to what have you done? Ayun niya. Years... konting, ano po, background mo na. Nabuntis ko siya 2014. Okay. Tapos, nagpakasal kami dahil nabuntis. And then... Okay, huwag mo nang lagyan hanggang nagpakasal kayo. Okay, nagpakasal kami. And then, after 6 months, hindi naging maayos yung pagsasama namin dahil tumira kami dun sa bahay, sa side namin. Ang background naman sa bahay ay hindi maayos ang relationship niya sa mama ko. Bakit? So, dahil basically sa bahay parang gusto nila ay masipag, ganun, dapat maalam sa buhay. So you're telling us na medyo ano siya, tamad? Yes. Eh bagong panganak. So you expect her to clean the floor eh bagong panganak? No. Hindi, ayun din yung sinabi ko sa magulang ko. Parang even me, hindi ko gustong tumira din sa bahay. Parang dinala ko siya dun sa lugar na ako mismo, parang hindi ako okay. So, may problema ako sa parent ko, dinala ko siya dun, nagka-problema sila, and then naipit ako dun sa situation. Parang nung time na yun, 24 years old ako, hindi ganong maganda yung naging work. So parang no choice ako, wala naman akong sariling bahay.
hindi talaga well prepared lahat bago ako pumasok doon sa pagpapamilya. So hindi ko talagang hindi maganda yung yung sitwasyon. Tapos laging ang sinasabi niya sa akin before ni ex-wife, dapat magalit din ako sa nanay ko tulad ng kung paano siya magalit sa nanay ko. So kung paano niya murahin, dapat ganun din ako. Kung ano yung napipil niya. So yung ex-wife mo, minumura yung nanay mo? Kapag nakalipod. Okay. Nagmumura siya sa nanay mo, pero... Okay. Nagmumura siya, referring to your mom, pero hindi niya minumura sa harap ng nanay mo? Yes, yes. Okay. Those are two different things, mga bangga. Mm-hmm. Those are two different things. Alright, okay. And then... nung hindi... Nung sabi ko sa kanya na ano, na hindi... Hindi, magkaiba tayo eh. Parang, yun, napipil mo na yan. Hindi ko, ano, parang kailangan nasa both side lang ako. So, magulang, saka sa'yo. Mm. So, ngayon, ang gusto niya, talagang magalit din ako ng bongga sa nanay ko. Wait lang. Jun! Yes? Right off the bat, I want you to understand na kaya kita tinatanong ng ganito because I doubt your story. Para maging malinaw tayo, ha? Hmm. May, kasi, ganyan. Sa pagkakakwento mo kasi, parang lumalabas na you despise your ex-wife that much. Hmm. Di ba? Hmm. Oo. Okay. Parang gano'n, nagigis mo yung punto ko? Yes. Okay. So far, we've been talking for like how many minutes? 15 minutes na nag-uusap dito? Pero wala pa ako narinig na kwen na ano na problema. Pero pagpabalik natin yung ano, yung pinag-usapan natin, ang naiintindihan ko lang, sinisiraan mo siya sa amin. Okay, okay. Sa side ko naman, yung kikwento. Yung may... Hindi, wait, may nilaktawan okay, tayo okay. Kasi. Hindi, di ba, tumira kayo sa bahay nyo. Mm, yes. Hindi ka nagtagal doon kasi magkaawa sila ng nanay mo. Yes. Okay, kasi tamad siya. Tapos may iba pang pinanghugutan kasi yung nanay ko. Ano pa yung iba pinanghugutan ng nanay mo? May ex ako na nasa US. Ah. That time. So ang gusto ng nanay ko ay yun, babae na yun. Okay, stop. Sa US. Stop right there. So ibig sabihin, walang kinalaman, eto mga pinag-sabi mo, di ba, kumbaga walang kasalanan yung nanay ng anak mo sa kung ano man nangyari. Mm, yes. Wala. Bagong panganak siya at naturally ayaw ng nanay mo sa kanya because your mom wanted somebody else for you. Tama? Mm. So ano kasalanan ng ex mo? Kasi ganito na, ano, you were saying kasi psychological problem. So gusto ko malaman, saan mo ito hinuhugot? Ba't mo sinasabi sa amin to? Kasi ang question doon, saan nang gagaling din yung mga sinasabi sa akin? Kasi maliban din sa mga kwento na yung family niya, member doon ng Yakuza, kasama din ako doon, na lahat kami against sa kanya. Ano yung eksena noon, nung sinabi niya yon? Kasi, you know, when we are fighting, pag baka nag-aaway kayo, we tend to say things we don't really mean after saying it, di ba? Demonyo ka! Nakita mo ako may buntot? Bakit ako naging demonyo? Parang nakita diba? Mo ako may sungay? Nakita mo, di ba? I mean, ano yung eksena nung sinabi niya yan? Random. You were not fighting? Random. No. Kasi, ano eh, ala pa kaming 1 year, nag-separate na kami. Tapos hindi na kami magkasama. Sinabi niya yun through text. And, ayun. Sinabi niya through text because... Paano? Sinabi niya, siguro, ano, pinagpaplanuhan niya yung buhay ko. Kayo ng mga pamilya ko dito. Anong pinagagaling? Anong eksena bago niya sabihin niya? Ala, kasi hindi naman ako nag-ani. Hindi na ako nag-text sa kanila dahil gusto ko lang, ano, gusto ko nang tumahimik yung buhay ko. Parang, so, iwalay na kayo na sinabi niya yun? Yes. Okay. You see, yun ang problema. Okay? Kasi kung hindi namin ipaprove itong kwento mo, ang dating sa akin, sinabi niya yon na member ka ng Yakuza, if she ever said that, nang kayo pa at naging dahilan ng pag-iwalay nyo. Mm-hmm. Yung dating eh. Pero hindi pala, sinabi niya yun, iwalay na kayo. Yes. Diba, she could have said a lot of things na pwede makasakit sa'yo kasi maybe she was hurt. Iniwan mo siya eh. O, galit na galit siya. Lahat na ng klaseng salitang pwedeng sabihin kapag galit, ganun. Ilalabas niya na. Brad, hindi asal lalaki itong ginagawa mo. So, lang. So, parang siya ka na. Yes. Okay lang. Kung naghiwalay kayo because you were not, kumbaga hindi nyo kaya
mag-jive, hindi nyo kaya mag-gel with each other, so be it. Magmasiraan yung taong hiniwalayan mo. Yun sa side, ayun gusto ko naman din i-share. Meron kasi ako napipil na ano eh, parang gusto kong bumawi ng ano, ng siyempre, bigyan ng magandang buhay pa rin kung ano, sabi ko nga sa kanya, kung merong mas, meron siyang kailangan. Yung, ano, yung anak mo? Sila po pareho. Sila pareho. No, Brad. She's no longer your concern. Hiwalay kayo eh. Brad, una, first, you're trying to play the victim role here. Pangalawa, you want to play the hero by wanting a good future for her. You want a good future for her, but hindi paghiwalay. You want to take care of her? You can do that best beside her. Pero ba't kaya pag iwalay? Correct. Hindi pa ako tapos sa'yo. Saan mo kinuha yung psychological problem? Malaking bagay yan, Brad, ha? Seryoso yan. Kasi ano eh. Kasi diba, baka mamaya, sorry pare ko. Baka mamaya, mayroon nakikindi na kinala siya. Mapagkama lang siyang value dahil sinabi mo. Okay. Kasi ang parang background, I'm sure dito sa background na to. Kasi on my experience, di ba 2014 nagpakasal kami, then 2015 ang anak siya. Tapos mula 2015, wala na kami, hindi na kami magkasama. Bira na lang kapag dinadalo ko yung anak ko or ano, minsan nagbabakasyon sila. Mula 2015 hanggang recently, iba-ibang kwento na. May time na sinabi niya na may relasyon kami na ate niya. Tapos ang pinakahuling issue niya, may relasyon kami ng pamangkin ko. Parang everything na... Bakit niya pinagbintakan yung pamangkin mo? Anong pinanggugutan niya? Don't tell me, wala. Meron yan. Nung ano kasi, nitong New Year, nag-vacation sila din sa bahay. Din sa... Kasi nasa ano na sila, nasa ibang province sila. Sabi ko, pwede bang mahiram yung anak ko? So, hindi siya papayag na hindi siya kasama. And then, pumayag naman siya mag-stay doon ng mga ilang, siguro 1 month. O 2 months. Sino yung ex mo, nag-stay sa bahay niyo? Yes, kasama yung anak. Okay, andun ka, under the same roof? No, nasa ano po ako. Nasa Manila ako nagtatrabaho pa. Sino kasama niya sa bahay na yun nung mag-stay siya doon? Nasa room siya, kasama niya yung pamangkin ko. Nandun siya sa bahay ninyo? Yes, tapos dun sila tumutuloy sa ano, sa isang room. Sino kasama pa sa bahay na nakatira doon nung nandun siya? Actually, isang compound po kami doon. Dalawang, sa village namin, parang kumuha ng dalawang lote, tapos pinag-merge yung dalawang lote. Tapos, sino mga nandun? Nanay mo? Yes, parents. Mga kapatid. Tapos, tas yung pamangkin na okay. Na 13 years old. Bakit mo Brad, papapuntahin siya sa bahay mo kung wala ka naman pala doon? Yung dahil doon sa apo, parang gusto ko kasi na ano, na makita rin ng parent ko yung ano. Mabait pa siya kasi kung ako yung nanay ng bata, wala yan sa ano ko. Kung ikaw nandun ka, pwede. Kung wala ka naman, di ba? Dapat yung lola dumalaw sa akin. Anyways, anong dahilan niya? Bakit niya pinagbintangan ikaw sa kimamangkin mo? Kasi humihingi siya ng ano, parang gusto niyang makipag-sex. Sabi ko, hindi, dahil hindi na ako tumatabi sa kanila eh. Pag natutulog, pumupunta ako dun sa kabilang ano. Kasi room yon, tapos may division na aparador. So may dalawang bed. Doon sila sa kabilang bed, tapos dito ako sa kabilang bed, tapos doon sa kabilang bed may katabing sofa. So doon ako sa sofa natutulog. Tapos andun yung pamangkin ko na bata doon sa kabilang bed, tapos andun sila sa kabilang bed. And then nung dahil kailangan ko nang bumalik na Manila, sabi ko alis na ako. And then maya-maya, parang tinanong siya ng pamangking ko, wala na kayo? Parang, kasi ano eh, parang sa bahay kasi ang negative naman doon is parang ma-issue. So, sa akin, ang, actually, may mga negative ako nagawa sa kanya. Kaya,
Kaya, at least maamin tayo. Yes, yes. Iba, katulad niya, nang sabi ko kanina, nagkasakitan na kami verbally, nagkasakitan din kami physically. So, ayun, nasaktan ko na rin siya. Tapos, na nagkamurahan na rin kami. Parang, ayun yung iniwasan ko ngayon na, na manyari talaga. Kaya, recently, nung huling punta nila doon, bigla na lang silang umalis dahil, siyempre, parang nababadrip na rin siya. So, ayun. Kasi inorient ko na rin sa magulang ko eh. Sabi ko, kahit anong kahit anong sabihin o kahit anong gusto nyo na makita sa kanya tapos hindi nyo naman ginagawa, hayaan nyo na siya. Parang kailangan nyo kasing kumbaga ang concern na lang kasi dito ay makasama nyo yung apo nyo. Hindi, kumbaga hayaan nyo siya na gawin nyo yung gusto nyo. Ayun, tapos nung huli nga nag-away din kami, parang inamin ko naman na na nasaktan ko rin siya dahil ando kami sa parang napuno na rin ako, parang napagbuhatan ko na rin siya ng kamay. Tapos parang ilang beses na rin nangyari yun dahil mula 2015 hanggang nitong huli, bagong taon. Kaya yung sinasabi ko kanina na recently, parang nito lang ako mag-start mabuhay dun sa sarili ko kasi parang nito lang ako lumaya dun sa ganong laban na laging hindi pride, dapat ako yung panalo o dapat siya yung panalo or dapat hindi ako magpapatalo. Parang so far sinuko ko na yung part na yun na sige, kung ano na lang ang gusto mo talagang gawin sa buhay mo, kung saan ka mas masaya, parang gawin mo yan. Basta ang concern natin palagi kung saan ang magiging maayos yung anak. Hello. Ayun, bali hindi ko naman din baga inamin ko na may mali akong nagawa talaga. Kaya kapag may nakakwentuhan niya ako, sabi ko kung makabawi ako sa anumang paraan para man lang maalis yung galit niya, yung kung ano man yung naitanim ko sa kanya na hindi maganda before. Parang yun yung gusto kong bawian. Kung material yan, pwede sa future kapag kaya na. Kung emotional naman, magsasorry. Or kung ano man yung mga gusto niyan dapat na marinig. So you are here to make amends to your ex-wife. Hindi para magbalikan kayo, pero para maamin na may kasalanan ka nagawa sa kanya. Yes, at the same time, parang gusto ko rin marinig yung kung ano yung view nyo about this sa ganong scenario. Okay, we wanna hear ano yung mensahe mo sa ex-wife mo. Now? Oh, sige. Ang pangalan niya? Bell? Yes. Nickname. Okay. Sige, kung naikinig ka ngayon, sorry talaga dun sa lahat ng kung ano man yung mga naisip mo na hindi maganda na nagawa ko sa'yo. So, magsakda tayo kasi hindi tayo nagkakaintindihan dahil magkaiba tayo ng perspective sa mga bagay-bagay. Pero it doesn't mean na laging negative o laging hindi maganda yung gusto kong gawin o gustong gawin sa'yo. So, may bagay lang na hindi tayo nagkakaintindihan pero hindi ibig sabihin nun hindi na maganda yung intention kong gawin yung bagay na yun for you. Yung madalas nang sabihin sa'yo na sorry, pasensya ka na, totoo sa heart ko na sinasabi ko yun. So,
kahit ano pang maging tingin mo dun sa sinasabi ko na yun, kahit wala pang bearing sa'yo, sincere yun. Kahit ano pang tono ng sorry ko, o kahit ano pang sa hindi ko kasi alam kung ano yung tamang tono ng pagiging sincere. Pero every time na may sinasabi ko sa'yo sorry, mahirap sa akin magsabi ng sorry, pero sorry talaga. Suko na ako dun sa ano, sa pakikipagpataasan ng pride. Hindi na mahalaga yung bagay na yun. Ang mahalaga ngayon, maging practical tayo sa pagpapalaki dun sa bata. Parang yun na lang yung maging concern natin. Tapos meron naman tayong kanya-kanyang buhay. Tapos ayun, sana maging ano, sana mahanap mo kung saan ka talaga magiging masaya at magiging ano, kontento dun sa kung anong buhay yung gusto mong ano, mangyari o kung ano yung mga pangarap mo, sana matupad, sana hindi pa naman uli yung lahat, bata ka pa. So may maganda pang mangyari sa'yo. Yun, thank you. Thank you sa experience eh. Thank you sa mga time na nagkasama tayo, nagkakilala tayo. So part na ako ng, naging part ako ng buhay mo, na history mo, naging part ka rin ng history mo. So natulungan natin ng isa't isa through experiences. Natuto tayo din. Maraming salamat and sorry ulit. Why are you doing this now? You still love her? Love, kasi ibang klase ng love, di ba? Brad, okay, let's not play semantics here, na? Tingilan mo na ako sa ganyan, ha? Oo. Okay. Alam mo, ikaw, ano ka, ano, masyado kang... simple lang tanong ko, papahirapan mo. Pakutos niya. Diba, kasi ganun din, ano? Out of the blue, di ba? 4 years after nyo maghiwalay, you are calling a radio show, you wanna talk about her. And you are apologetic. Seemingly, you are apologetic. You still love her. Sagutin mo lang. No, kasi meron akong girlfriend. Is your ex a bad person? Sorry? Sa mga tao daw ba yung ex mo? Hindi. Actually, ako yung ano eh, parang ako yung nakikita ko na masama dito dahil... Pero actually, bago ko ito sinita, ang kwento ko masama siya eh. Oo nga. Oo! Oh. So, may nega lang yung dating nung... Yun yung intro mo ah. Kung paano mo siya pinakilala. Para siyang monster sa kwento eh. You started up na yun. Kaya ako ini... Kasi siyempre kami habang kinikwento mo, so somehow iniisip na rin namin saan ba papunta to. Iyon eh, yun dating ang nega lang until yun si Papa Jackson, 'di ba? Nagtanong and then eto ka na ngayon, 'di ba? Na ang ikaw naman ngayon yung bumabawi. Naiintindihan ko ikaw naman yung may nagawa and then 'di ba? Hindi na kayo nagkasundo and all. Oo nga naman, tama ba 'yon? 4 years. 2015 eh. 2015. Fourth year ngayon, 2019. Nung nag-break kayo and then now, pinag-uusapan natin to at meron ka ng girlfriend. So, yeah. Di ba, parang ang tanong talaga, bakit pa kailangan natin pag-usapan to? Ang tagal na. Punong-puno ba ng guilt, Brad? Oo, yung ganun bang katindi yung nararamdaman mong ano, guilt? Di ba, yung guilty yes. Ka kaya? Or... Kasi atagal na eh. Ano pang sense? Kumbaga, ba't kailangan natin itong pag-usapan? Wala na naman na pala eh. Wala na tayong magagawa din doon. Kung tutuusin, dapat kung may pinagkikwentuhan tayo, hindi yung ex mo, yung girlfriend mo ngayon. Exactly! Karay, ikaw yung girlfriend. Narinig mo yung usapan namin. Magagalit ka, hindi? Mababad trip. Kasi bakit pa kailangan pag-usapan na nakaraan? Wala na rin mong magagawa. Exactly.
Diba? Or unless may unfinished business, parang ganyan? Wala actually, unfinished. Parang until now kasi, hindi pa rin settled yung, ano, hindi pa kami nakapag-usap talaga ng... Ano pag-usapan nyo? Eh, okay na. Teka, are you supporting your kid? Yes. And, ano eh. Religiously, ha? Religiously, ha? One bond? Pero may skip minsan. Depende kapag, ano. Pero usually kasi, ang ginagawa ko na lang, madalas, pupuntahan ko na lang, pipilan ko ng kung ano yung kailangan. Kasi, madalas ang nangyari, hindi sa sinisiraan ko, ha. Ang pagbinigay ko kasi ng cash, sa iba na pupunta, parang sa personal. So, ikaw bumibili. So, okay lang yun. Oh. Okay. In 1 month, how often do you send something for your kid? 15-30. Kapag may, yeah, every sahod. How often nami-miss out mo? Parang, kunwari, oh, minsan, sa isang buwan, kunwari, nami-miss ko yung isang 15, oh, nami-miss ko isang 30. Parang ganun. So, kumbaga, sinusuportahan mo, ganun. Yes, hindi, yes. Hindi mo hinahayaan. Ano binibigay mo? Before, pag ano, gatas yung kailangan niya. Pero recently kasi, ano, gatas pa rin kasi yung, ano. Tapos, binibilan ko na rin ng toys, tsaka ng damit, ang ganun. Kung ano yung necessities lang. 15-30 so may far. Toy? Ay, hindi. Kapag ano lang, kapag nagturo lang siya. Ngayon, January, pinunta mo na 15? Hindi pa. Ngayong... Tay, para malinaw tayo, kasi baka mamaya, di ba? Oh, you're dignifying yourself, pero hindi totoo to. Nung ka-30, pinuntahan mo? Nung New Year, hindi rin ako nakapunta. And ayun yung sinasabi ko na ma-skip. Hindi, ito. A-15 ng January, pinuntahan mo? Hindi. A-30 ng January, bago nag-Feb? Anong A-30? Ah, okay. Ano pa? Ano pangalan pala? February. Pinuntahan mo? Okay, nung... Hindi. December, labas yung nakita. Noong December, nung huling uwi nila doon sila nag-New Year sa Nebetia. Ah, okay. So, December, ilan ba si kinikita? December... Yung uwi nila sa inyo, yung New Year lang. Actually, ano eh, parang nagpunta ako ng dalawang weekend. Dahil... Saan? Nebetia. Dahil nasa Manila po ako naman. November, ilan ba si kinikita? November 1. Okay. Yun lang, ano, yung mga gantong claim, wala naman akong ano, Brad, no? Kung schedule mo yan, kung may work ka nga naman, di ba? Kasi pag kiniklaim mo na 15-30 kayo nagkikita at hindi totoo, at marinig to na mabay, mabubuhis sa'yo yan. Hmm. Di ba? Kasi imagine mo ha, 15-30 kayo magkita. Di ba? Kung totoo na 15-30 kayo nagkikita in the span of all the years na hindi na kayo magkasama, at ganun ka-religiously. Remember, I asked her, di ba? Ay, him. Karak, chiko, di ba? Religiously, ha? Mm-mm. Sumagot ka ng oo. Pag sinabi religiously, wala ka skip, Brad. Walang pal... At kung ginawa mo kasi yun, Chong, 15-30, mula naghiwalay kayo, ba't ka guilty ngayon? Wala ka guilty. Ah, hindi. Sa anak, hindi sa part na yun. Kundi dun sa, ano, kay ex. Kasi parang, yung kung ano yung kung gaano kabigat yung ano yung feelings niya ngayon or kung gaano kalaki yung effect nung hindi ko alam sige hindi natin kailangan tawagin na psychological or something pero mag-sorry ka pero to, emotionally sorry oh, natawag mo siya ngayon kulang na lang sabihin mo baliw siya di ba oo ano yan malalayan Brad psychological problem. Sorry sa term. Sorry din kung nga. Tumawag ka pala para mag-sorry pero tinawag mo siya may psychological problem? Di ba? Hindi yan ang point. Parang naging part lang siya ng kwento or naging term ko lang siya dun sa kwento pero hindi yan. The fact na nakwento mo sa amin, malamang sa jawa mo ngayon mo siya ikwento, yung ex ko may psychological problem. Di ba? Hindi mo siya ikwento kahit sa ex mo. Ay, sa jawa mo ngayon. Pero sorry, Jun, ha?
kanina ko pa lang din iniisip talaga. Uy? Kanina ko, kanina, nag-iisip ako, sabi ko, hindi, iniisip ko talaga, ang dami kong naisip na yun, naisip ko na kung paano yung proper waste segregation, ganyan, ang dami ko na naisip, at isa sa mga naisip ko talaga, Jun, habang patuloy yung usap nyo ni Papa Jackson, di ba, na, nagkakaroon ng linaw, ang tanong ko lang talaga, bakit natin talaga ito pinag-uusapan? I mean, 2015, 2019 na ngayon, tapos may girlfriend ka na, bakit natin pinag-uusapan yung ex mo nga ulit? Na-lost ako doon. Eh kasi na parang ito nangyari lang last week lang or nitong mga nakaraang araw lang. Kasi, 'di ba, kung para mag-sorry, ang tanong kailangan pa ba niya 'yon? May psychological problem ka, Brad? Baka ikaw, hindi ko. Diba? Tanong yun. Kasi, kailangan pa ba niya yung sorry mo? Ay, may mababago pa ba yung sorry mo? Kasi, malamang okay, tanggap, kung hindi man okay, tanggap niya na yun, diba, na wala ka na sa buhay niya. Alam na niya, siguro may bago ka na. May kanya-kanya kayong buhay. And, you know, saying sorry will not make any, you know, difference, no? Any slightest difference, wala naman. So, anong kailangan pong gawin? Parang, actually, hindi natin ito dapat pinag-usapan. Wala. Kung as to your question, anong kailangan kong gawin? Hindi ba dapat ang kailangan mong gawin, yung attention mo, yung puso at isipan mo, inaka-focus sa girlfriend mo ngayon? Yun ang kailangan mong gawin. Kasi wala ka naman binagtutulong sa anak mo, eh. Oh, yung sa anak mo, okay na yun. Kung 'di ba? Kung sige, nagbibigay ka. Oh, okay. Eh di tama, ginagampara mo yung pagiging ama mo, tatay, 'di ba? Skip na konti. Yung about sa annulment din, parang inaayos din. Yan ang medyo technical at mahaba-habang proseso. So bakit natin pinag-usapan 'to pala? Hindi ko pa rin mag-gets. Wala ka makausap ngayong gabi na to, ganyan? Wala kang, nalulungkot ka ba? Wala yung jowa mo? Hindi kayo makapag-usap? Kanina kasi, tumatawag-tawag ako dito sa, kasi naka-live ako kanina, pinapalod ko kayo. Tapos, pinatry kong tumawag. Tapos, nung na-pick yung call ko, sabi nung unang call center agent, call center agent. Sabi niya. Naibigan ko yung call center agent. Sabi niya, welcome to Energy. Wala siya. Wala naman kaming ganun. Sinadya ko talaga niya yun. Hello, Energy, sabi niya. Anong pangalan? Edad? Taga saan? Tapos, mangingi ka ba ng payo? Parang, ayun, sabi niya. Sabi ko, may kipagkwentuhan lang sana. So kapag ending, wala ka lang talagang makapagkwentuhan lang siya sa atin. Naman pala. Na-share mo lang pala yun. Well, okay. Yung kanyang hindi, offline. Akala ko kasi required na, Sabi niya, dapat mangingin ka ng payo eh. Arang ganun. Kasalanan pala ng call center agent. Pero, paano pala, po pumunta dyan? Kaya pala sabi ko, bakit gano'n yung kwento nito na parang ang ending, hindi, nagigets ko na sabi ko, yung ang patungo nito, wala naman tong kailangang payo eh. Kasi ang kinikwento niya, tapos na yung nangyari na, nag-share lang siya. Decided na kung sa kung ano man, tapos wala naman pala. Na-pressure tuloy siya. Nasiraan pa tuloy yung ex. Diba? Kawawa naman. Alam mo, yun talaga yung intro mo. Promise, yung pagkakatanda ko yaan ng ano mo. You started up ngaw-ngaw siya. Naging dahilan kung bakit inayawan mo siya. Ako nakaanta pa yung girlfriend mo. Mag-sorry ka, uy. Kanina po. Sorry. Umubo ako, hindi ko narinig. Sa nanay ko. Ayun. Kay Donya Grace. Oo nga. Diba, alam mo, pag narinig to nung girlfriend mo, kahit sino naman siguro, kahit gano'n pa kabait, Magagalit o magtatambo. Nagda-download pa naman ako ng mga video niya sa YouTube. Tapos pinapakinggan namin pa rin. Kahit naman i-download mo, tapos papasikat ka kunyari, paparinig mo sa kanya, hindi rin pwede. Hindi rin nakakatawa. Pag tinry mo, di mag-aaway kayo.
Actually, yung may kipagkwentuhan sana ako about sa, ano, sa law of attraction kasi parang madalas mabanggit. Mabanggit ni Papa Jackson yung... Ayaw ko na, bro! Hindi ko na kaya! Kayaanin mo. Ay, karang pinarawad ako sa'yo. Lobat ako. Oh, so sad din eh. Alam ko na ang kailangan na nagpaparinig ka lang eh. Ano ba yan? Pakita mo na lang. Hindi. Nagpaparinig si Carita. Kailangan lang yun ng... Pag Friday, mapunta tayo lang kay Chico. Pag wala akong gig. Saan? Basta, tignan nyo na lang. Let's go. Ka, sige. Let's go back to sama June. Sama natin muna. Si June. Si June. Kailangan din yan kakwentuhan eh, si June. June! Hello. Ganun na lang ano. Kahit sabihin mo sa amin na... Nakwento mo lang kasi sinabi ni Penda na dapat yung mga entertain namin yung mga humingi ng payo. Pero yan pa rin ang iniisip mo sa ex mo. It does not change, lumabas tuloy. Diba? It does not change the fact and the reality that you think of your ex as someone monstrous. And that's not healthy. Nanay to ng anak mo. Kahit dun man lang sa idea that you have to give certain courtesy bilang nanay ng anak mo, gawin mo. Diba? How do you think, ano ba, son or daughter? Daughter. Your daughter would feel, di ba, na marinig niya, sinabihan mo yung nanay niya may psychological problem. Sige nga. Anong mararamdaman ng anak? Anak mo yun eh. Nanay niya yun, Brad. Tapos sabihin may psychological problem. Naku ka, sarap mo kaltukan. Sorry. Okay? Yes. Dalaw ka dito ha, pero huwag mo nang paalala, ikaw yung caller, ha? Kunyari, wala lang, kunyari. Wala lang, dalaw lang. Ma-awkward tayo nito, ma-awkward. Kunyari, napatang ka lang. Ganyan. Free lang. Ay, free lang. Free. Walang entrance fee. Meron kami exit fee. Meron. Paglabas. Yun lang, hindi ka makalabas. Pili ka kung saan ka dadapag walang kang fee. Bintana, 15th floor to, alalahanin mo. Ganyan. Meron naman yung may meron diyang lusutan sa labas nun yung grinder ng mga basura. Anyways, salamat sa pagtawag, pare ko. Bye-bye! Yes, thank you. Heist. Heist. Eh, apal naliligaw siya. Parang hirap na hirap siya. Kasi nahihirapan na din ako. Ba't ako napapagod na kaganyan na? Napapagod ako eh, sa kwento eh. Kinuman pala, namamala, si Kuya Jun. Ay, Kuya Jun. Ay. Hoy, pupunta bang Paris Point ngayon, ha? Paris Point, sukat. Oh, ito, ha? Speaking of pupuntahan, yung Paris Point, ito na nakita na namin yung... Sinend mo. Sinisend mo. Oo. Oo nga. Court. Ah, dito lang yan, malapit. Pakita mo schedule? Schedule. Anong schedule? Schedule? Ito, oh. Ang taas. Ito, man, mamamu. Ah, 3 a.m. Yan! Kaya pala. Uy, maganda to, ha? Oo. Anong may wine dyan? Wow, hayop. Kakain lang. Ba't mag-wine ka? Eh, kasi yun nakita ko eh, yung wine. Sabang healthy naman yun daw. Kaya lang ako, hindi ako nag- Ano yan? Hindi ako nagaganyan. Talaga? Bakit? Parang inop. Ew, yak. Ew. Talaga? Hindi mahala ka dyan, Kara. Laging masakyan. Hoy, excuse, baka maniwala sila. Hindi nyo pa nakikita kung wasak o hindi. Totoo. Huwag kayo nang... Yes. You can never can tell. Di ah, simple lang, di ba? Pagkadaan dun. At saka, isa pa, bang kumuha kayo inano, ikaw nga yung promotor dyan. Pagka pupunta kami sa kung saan man lugar, tas kung hingin ng menu, itatanong niya para sa akin, meron kayong mojito? Akala ko naman siya nagtanong para sa kanya, yung pala para sa akin. Diba? Tapos, ganyan. Oh, merong mojito na, ano, buy one, take one. Sa Green Hills. Huh? Sinabi ko sa kanya yon. Ang sarap, promise. Oh, talaga? Favorite ko din yung natikman ko yun. Oh, sa mga ganyan. Oh, pinapalis ko lang yung dahon, kasi yung iba pag nag-serve ng mojito, ano, dahon, ano, naglagyan ng mojito, ganyan. may dahon, may mint kasi yun, eh, diba? Naglagyan ng mint. Napapapwe ka lang naman. Hindi mo naman iniinom, hindi mo naman kinakain yun. Sabi nito, magdrama na kayong tatlo at ang boses nyo po. Gandang Kara at Kuya Chico, bata, please. Napahirapan nyo ako, ha? Dahil... Iwan ako na kayong dalawa. Ano ba yan? Umalis na tayo. Insert yung surprise.
Malisa tayo kasi may nararamdaman akong hindi ko gusto, hindi nyo rin gusto. Ano? Ano yun? Naaano ka? Pag talagang inano ko yung nararamdaman ko. Sa sabog. Aalis tayo lahat. Aalis tayo lahat nararamdaman ko. Mag-uunahan tayo sa pinto. Oo nga. Pero, yeah. Yeah, 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 yeah. Ang bilis ng, ano, Feb 9 na. Sabado na eh. Feb 9 na. Happy birthday sa mga may birthday ngayon. Enjoy your special day. Mamaya pupunta kami ng Enchanted Kingdom. Wow. Oo, kasi nga never pa ako nakarating dun. Para kasi Mr. Brad, kaya nga kami pupunta dun. Wow. Kasi hindi pa siya nakakarating ng EK. So ako din. Punta kami EK. Hindi ka na nag-ride ka, re. Ay, hindi ka ba nag-ride? Nag-ride ako. Talaga, nag-ride ka. Ano nag-ride mo, carousel? Oh, pupunta ang Disneyland, Kara. Opa. Mag-ride tayo, ha? Mag-ride tayo. Yung mga nakakatawa ko doon, ha? Ayoko yung mabaliktad. Ayoko! Oo, hoy! Alam niyo, dati kasi ako din, takot din sa ganyan. Pero nasa isip niyo lang para dahil halimbawa, yung roller coaster, sa sobrang bilis niya, hindi niyo naman nararamdaman. No. Parang, okay, yun na yun. Ganun eh. Ganun yung... Okay lang naman sa akin yung roller coaster. Huwag lang yung bumabaliktad yung ulo. O di! Eh, bakit bumabaliktad rin yung ulo? Hindi gumagano'n. Kaya nga ba't yun? Siyempre kasi... Ulo? Paano yung ulo ba? Minsan nakaganon talaga yon. Nakaganon? Oh. Pwede mo naman i-ano yun. Oh, dito ka mo. Ganon. Pwede mo naman ilihis yung ulo. Kung pakanan siyang ganon, pwede mo naman i-gitna. Pwede mo naman i-kaliwa. Grabe. Diba? Basta masaya, masaya yon. Feeling nyo lang talaga. Ano ba yan? Yung mga may takot sa ganyan. Pag tapos na... Diba para natulala pero tapos na yun na pala yun. Hindi ka sasakay tayo lahat. Susuko ako sa ganun eh. Sasakay tayo lahat. Hindi ka kain muna. Anong point na pupunan tayo ron tapos hindi ka sasakay? Anong point pag nagsuka ako? Anong gagawin mo? Hindi, suka mo. Sa'yo ko susuka. Huwag ka muna kumain. Oo. Okay, kahit di kumain para mabaliktad kasi sikmura kaya masusuka talaga ako. Hindi, sasakay tayo lahat. Lahat naman kasi mabaliktad ka nga eh. Lahat yun. Parang masaya sa picture. Di ba may picture? May picture ang... Wow! Oo nga! Kung saan ka pinakapangit, yung nakaganon ka. Basta ayoko mo mabaliktad. Ha? Basta ayoko yung mabaliktad yung ulo ko. Ayaw mo mo mabaliktad? Ayoko. Ako nga gusto ko yung mabaliktad. Ang saya eh. Bakit masaya? Nakahilo yun. Masaya pag bumabaligtad. Minsan sa'yo yung bumabaligtad. Grabe. Minsan siya. Minsan ako. Pero masaya naman. Hindi naman kami nahilo. Hindi naman kami nasuka. Ganyan. Ang kasi nasusuka ako. Alis siguro hindi ka naghugas. Kaya nasuka. Di ba? Grabe. Kasi mabaho pag nag-ride siya, parang ang baho ng kamay. Ay, ayak! Masusuka. Uy, lasot mo yan! Grabe! Oo nga! Karita, hindi ka na niniwala ah. Sinasabi ko sa'yo. Oo nga, totoo. Basta ang gusto ko lang sa mga rides yung nababasa ka. Ang bastos mo naman pala doon. Hindi! Ako gusto ko sumaya pag nag-ride, ikaw mabasa. Hindi! Kahit dati pa nag-rides ako, gusto ko yung may tubig. Yung parang, ang tawag doon, river? Yung parang river. Ano, wild river, jungle, lag jam, dun ako, ganyan. Doon ako na-excite pag nababasa. Yung mag-splash. Kaya nilalast ko yun eh. Eh di, para basang basa. Roller coaster, basain kita. Para mag-enjoy ka. Habang, yan na ha, babasain na kita. Enjoy, ganun. Ano ba yan? Hindi, syempre yung feeling mo para may dagat, ganun. Gusto ka para sexy. O lagi mong asin. Yan, oh, diba? Ayaw mo pa rin? Ginagawa ko na ng paraan. Oh, hirap na ako dito, ha? May ganun ba doon? Sa Disneyland? Gagawin natin! Gagawin natin paraan! Yung parang river, ganun. Nakapunta ka na ba doon? Disneyland? Nakapunta ka na? Pa. Ako din, eh. Ikaw? Mga 3-4 times na. Ano ba yan? Kabisado muna. Nakapunta ka na pala doon? Ikaw na yung tour guide namin. Ano ba yan? Sa Disneyland, ha? Pag nag-networking kayo, mag-networking kasi mamamalilibot kayo. Nakasakay ka na sa rides. Sumasakay naman yan sa rides. Sa Disneyland? Oh. Ano ba yan? Kailan nandun ako eh. Nag-Disneyland ka din? Kasama ko sa Radico eh. Nag-Disneyland ka? Oo. Oh. Nag-rides ka? Oo. Oh. Ang daya. Ba't ang daya eh? Networking company yung kasama ka. Ba't kayo nag-rides? Bakit hindi? Doon ka nag-explain. Bakit? Kala ko ba nag-networking na ka ba nag-rides pa? Yung nag-explain na nila doon. Doon kami nag-explain. Aba nag-explain? Oo. Oh. Eto yung ano. Ganun, mga ganang ulo. Pag nag-pairing, woo!
Ganon. Yaman tayo. Ganon. Di ba para masaya ko rin? Power. Ganon. Ganon. Di mo naman pala alam to. So, meron doon? Para masakit yung appendix. Meron, meron lahat doon. Ah. Actually, dalawang lugar sa... Ay, hindi, sorry. Hindi pala kami nagpunta ng ano, ng Disneyland nakaraan. Sa Ocean Park. Kasi dalawang ano, theme park sa Hong Kong. So, kailan huling punta mong Disneyland? Ocean Park. I think that was like 3 years ago. Oh. So, marami na nagbago. Ah, talaga. Oh. Feeling ko pati si Mickey Ocean Mouse Park nagbago pala yung na din. Ko. Ha? Pati si Mickey Mouse nagbago na din siguro. Suplado na siguro. And kasi nung huli kami nagpunta kay Chico, ano, Carita. Ano, wow! Carita talaga. Huli kami nagpunta kasi, ang kasama ng puro pang adult. Ah, okay. Kasi yung ganun yung market, ang pag medyo adult kay Tito Manila, Ocean ano kayo, Ocean Park. Oh. Pero pag mga tipong kindred spirit, mga bata kayo. Ah, doon siya, diba, Disneyland. Oh, Disneyland. Kaya, yung mga pupunta Ocean. Na Hong Kong, inuuna nila yung Disneyland kasi your Hong Kong is not complete pag hindi ka ng Disneyland. Oo nga. Now, kung nakapunta ka ng Disneyland, may Ocean Park pa. Pero kami na nag-Hong Kong kami, sa labas lang kami ng Disneyland, nag-picture lang. Para kunyari, nakapasok sa loob. Yung background Disneyland. Kasi pwede naman. Pwede naman ganyan. Para kunyari, ay nakapag-Disneyland. Eh, ang mahal kasi. Mara 2.5 lang naman isang entrance fee. 3,000 plus. 3,000. Nandun ka na eh. Nagpunta ka na ng Hong Kong. Wala kang pambayad eh. Bagay kasi mamag-Disneyland yan. Oo, oh, eh, picture lang naman. Di okay na yun. Imagine nila, may mga rides naman dito sa Maynila. Iba ka talaga. Yun na lang yung, diba? Pag nagpakwento, yun na lang yung i-compare mo yung mga rides dito sa Maynila. Oo, oh, parang Chubibo. Pare-pareho lang naman yung rides, di ba? Parang Chubibo, yung parang doon ka lang talaga nakasakay, no? Oo. Kwento ka ng kwento na, ay, nako. Hay, nako. Ay! Teka lang ha, si Paolo. Oo, tsaka si Vanessa nakikinig ya. Oo, yata. Gagala daw ulit. Saan tayo pupunta? Oo, yung new baby daw nila si Ipo. Pati lahat ng taga Manulife Business Processing Services sa RAS Team DG Ops ITS. Mga under Sir Jello, maraming salamat. Oo nga, alin na mag-ano na tayo. Yung si, ano, si Brail, sabi niya kailangan mag-rides ni Kara sa Disneyland. Oo nga, yung bakit? Mag-rides nga ako, wag lang yung mga ano nakakamatay, baka mamatay ako. Wala namang ganun doon. Wala namang ganun na sasaksakin ka pag mag-rides ka eh. Makakamatay ka na ganyan. Kaya may panahulog ako. Pag nag-rides ka, nakukunan ka na pala ng dugo. Di ba? Yung dugo mo, ano nawawal? Mamatay ano ka ba? Mamatay ako. Life is short. Life is short nga, at ayoko maputol. Sa'yo ko yung natutunan, di ba life is short? Oo nga, kaya ayoko mamatay. Pag namatay ako, may babalik mo, ha? Ha? May babalik mo, pag namatay ako. Mag-rides lang yung mga tanong mo ganyan. Hindi kasi may mga aksidente na biglang nahuhulog. Hindi kita nihihayang mag-smuggle ng goods. Hihayang lang kita mag-ride. Kasi dati... Hindi kita ginayayang gumawa ng illegal. Dati kasi, pinipilit nila ako mag-zipline. Ayoko talaga mag-zipline kasi... Siyempre, sabi ko, baka mamatay ako dyan. Huwag mo nang sabihin niya kung saan niya na. Oh, hindi ko sasabihin. Tapos din, nag-zipline ako, mamamatay ako sa kaba. Alos zipline kasi yun. Eh, nakakaba talaga yun. Kinaano, after 1 week, may namatay, o, dun sa zipline na sinuutan ko. O, ano? Oh, hindi ano? Sabihin, hindi naman ikaw yun. Hindi, nagkataon hindi ako yun. Oh, hindi, parang hindi ko ngayon. Ah, nagkataon yun, ibig sabihin, siyempre, paano pag accidente nangyari. Huwag kang nega. Pag oras mo na, oras pagtungkol, mo na. Pagtungkol sa, siyempre, pag sa ano. May pa nakaschedule nga ako mag-skydiving sa Cebu eh. Ha? Joke lang, may nag-aaya lang. Nakatakot mga extremes, eh. No? Oh, gusto ko. Reggie, I have tried the fastest roller coaster in the world, di ba sa Abu Dhabi? Abu Dhabi. Ferrari World. Ako ang dalawang taon nandun, hindi ko na-try yun. Hindi pa ako napag-desert sa I've tried it twice. Yung fastest lang na ano ko yung fastest camel lang. Okay lang yun kasi mabilis lang yun eh. Ang bilis yung camel. Hoy, camel! Paano ba? Hoy, camel! Ito yung napakain ko kasi yun. Nagtatakbo siya doon, nagkakaripa siya doon. Fastest. Hinahabol ko naman. Oo, promise. Talaga? Nahabol mo? Hindi ko nahabol talaga. Ano yung tsura nyo? Ito yung camel, ito ko. Tapos nakakalayo na siya. Pag nakakalapit ako, yung pala papahinga lang siya, tapos kakaripas na naman siya. Malupit yung camel. Kala nyo ba mabagal yun? Mabilis yung camel, ha? Mabilis yung camel kasi iba yung ano nila. Iba yung, hindi, oo, oh, hindi. Kasi di ba yung pag nakita mo yung structure ng mga ano nila, yung toes ng camel. Yung camel's toes? Nakakita ko naman.
May drawing tuloy ng camel dito. Nakakita ka na ng camel's toes. Hindi. Hindi niya alam sinasabi mo. Hindi. Actually, hindi ko nag-guess. Hindi siya mulat sa ganyan. Buti na lang. Ano ba yun? Basta ka. Hindi. Yan na naman kayo. Oh, may picture ng camel. Tignan mo yung paano ng camel. Hindi niya alam yan. Ha? Hindi niya alam. Alam mo yan, laki ng paano ng camel. Malaki ba? Parang ganun. Hindi ko alam. Basta para siyang pag... Basta. Para siyang... Okay. Para siyang swipe pa ng credit card. Talaga? Hindi ka nag-gets. Basta. Ano sabi niyo? Iyaan mo na. Hindi mo nag-gets? Hindi. Basta may swipe-an. Swipe-an. Pwede mo punta ka pa this point niya, sukat ha. Oo nga, sabi mo nga. Pumunta ka na. Kaya nga, kayo nakapasabi ng sabi. Wow! Yung nararamdaman ko, nawala na nat lahat. Tinitiis ko kanina, sabi ko, eto na eh. Nawala na nat lahat. Ako, pumasok na. Mahirap to, kaya pipigilan ko dumigay. Baka baka dun eh. Wala pa naman. Carry pa. Pagka hindi ko talaga kaya, iiwan ko talaga kayo eh. Pero anyway. Oo nga, yung fastest nung sa Abu Dhabi nga yun. Uy, may bagong yun sa Abu Dhabi. Doon rin, sa loob. Sa Yas Island. Sa Yas Island, yung Warner Brothers. Doon. Wala pa yun. Ginagawa na nagpunta ako. Yun, Warner Brothers. Talaga. Nandun si Batman. Salamat po sa networking company. Namin yung pinanggaling ko, TFD, tsaka yung bago yung video. Nalilibot ko ang mundo dahil sa networking. Ang saya doon. Basta pag may chance kayo, pumunta kayo doon. Mag-networking tayo. Dali, mag-download kayo sa akin. Kailangan ko ng pagkakakitaan yun. At saka hindi ito scam. Akala ko sinibas kami. Oh, hindi yan scam, pero kailangan mong mag... Kailangan masipag ka. Masipag. Meron akong kailala ko, Chico. Mga 3 months lang nag-networking. Sabi, hindi mo na kayo umaman eh. Bungol. Eh, wala kang ginawa malamang. Or... Iba nga 3 years, 4 years, 5 years bago umaman eh. So, wala namang ano eh. Wala namang instant yaman. Wala, sisipagan wala. Mo talaga dyan. Hmm. Yung iba, nagre-resign sa trabaho, nag-full-time dyan. Yeah, kasi no. Pwede talaga. Ganun yung ano nila. Eh, yun nga lang, malilibot mo eh. Papa Jackson, malilibot ang... Nalilibot ang mundo. No, nasa Dubai ako, nagulat ako, nandito. Maya-maya, nandito na naman. December, nandun. February, nandun din. Di ba? Sabi ko, taga dito ka ba talaga? Ganon siya, di ba? Di ba? Mas nalibot pa nga niya kaysa sa akin eh. Yung Dubai. Yung UAE mismo, di ba? Nakarating ka ng... Nakasakay ka dyan sa Ferrari World. Diba? Ako hindi pa. Nakapunta ka last exit? Last exit meron, pero hindi dun sa... Dalawa yun eh, yung last exit. So hindi pa yun yung napunta, hindi pa yun yung last. Kasi may isa pa eh. Niloloko ka nila. Last exit. Maganda nga doon. Ganyan. Talaga. Tapos yun lang, yung camel talaga, hindi ko lang may... O, tsaka laki ng mata ng camel. Tsaka yung pilikmata nila, ganun. Ang laki talaga ng pilikmata ng camel. Kala yung false eyelashes. Yung, oh. Ako si Betty Boop. Hello. Tapos, yung mata ng camel, ang laki. Ay, ito na mo, itatanong. Ano po networking mo, Pops? I-PM nyo ako. Ayoko ng PM. Puntahan nyo ako. PM sent. HM po. Sabi niloloko niya sa DJ Kara sa camel. Oy, hindi ah. Nagkasabi ako ng totoo. Mamaya Kara, papaliwanag ko sa'yo ng closed door. Tayong dalawa lang. Yan. Ha? Handa ka ba? Handa ka ba? Saan? Papaliwanag sa'yo ng closed door. Paliwanag mo. Closed door. Kailangan mo ba ng credit card? Closed door pa. Closed door. O may awang lang konti. Ayaw mo ba? Sabi na, tadyakan ka na ba ng camel toes? Bakit? Hindi, lumalayo ako pagka may camel's toes eh. Lagyan mo ng esyong camel's toes. Oo, kasi ano. Ang sakit niya manipa, hello. Naninipa? Pag nakakita ko ng camel's toes, ay no! Ayoko talaga nun. Lalo na kung didikit, ay! No. Nakaka-upi naman. Hindi ako makasabay. Basta, ikaw ba? May gusto mo may paa ng camel sa mukha mo? Wala naman eh. Mm-mm. O, di ba? Ewan? Camel, may paa. O, nandyan sa'yo. Mapanghi kaya yung camel. O, mapanghi yung camel. Eto, pakita ko sa'yo. Tingin? Pag pinagluloko niyo ako. Kailan ba magalit? Kailan ba ma-offend ko eh? O, hindi ah. Bakit? Hindi naman siya offensive. Ganon talaga buhay. Grabe. Patingin! Hanapin mo. Sige, hanapin mo dyan. Teka nga lang, managano kayo magpapatingan mo. Oy, may nag-send sa akin. Ang bastos. Patingin? Ano yan?
Patingin. Hindi naman ganyan eh. Bastos na ganyan. No. Yung nagsin. Ah! Hindi naman yan yun eh. Ano ba yun? Patingin nga. Si Chin Fernandez, hindi ko alam, baka alam niya. Hello sa'yo, Chin. Asan na? Asan na? Wala. Asan ba? Oy, pangapangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Thank you very much. May bodies point pa ako ngayon. Tatakbo pa ako bodies point. Kaya nga, quarter na nga, oh. Quarter 33 na. Ano pinagsasabi? Uy, nagmumura ka. Quarter 33 ka. Quarter po. Quarter 33. Sige, quarter 30 na. Yun na lang. Quarter 30. Mamaya may alauna na. Oo. Oo nga, oh. Yung mga nasukat, sana pagdating ko dyan, lasing na kayo para pagkanta ko. Ang galing, gaganon kayo. Oo, no. Layo pa naman ang sukat. Oo nga. Parang ang galing-galing na ito. Diba, tama. Galingan mo. Anong kakantahin mo dun? Secret. Paulit-ulit lang naman. Paliwalaan mo. Kailangan ang kantahin mo, never enough. Yeah. Oh. Never enough. Ah, yun pala yun. Oh, tapos magsasabog ka ng glitter. Never, never. Bading na bading. Meron kang glitters. Never, never. Bakit? For me, tas iikot. Ha? Ganon. Nagsisearch ako sa Google ng camel toes, ba't ito lumalabas? Hoy, mag-research yan! Ano ba? Wala kang sinabi. Sabi yung camel's toe. Camel's. Camel's toe, camel's tail, camel's head, camel's... Teka. Nagsisearch! Ah, ganito! Oh, see? Oh, gusto mo bang may ganyan? Ganito siya. Gusto mo bang may ganyan? Ay, meron. Ganito yan. Ang pangit sa mukha mo, nakataka. Tinan mo, di ba? Ayan yung paa, di ba? Ayan yung paa. Oh. Pag umapak siya, yung marka ng paa. Ano yung marka? Nung unang picture ng paa. Ay, yung marka. May hiwa. Ah, okay. Ano naman ito? Gets ko na. Wala naman kamali-mali siya yung... Oo nga. Camel. Ah. O, tuwan-tuwa siya. Bastos? Ano bastos? Ngayon, makukumpara mo na. Ay, nasa buhangin, no? Oh, yun, buhangin. Siyempre lang, nasa tubig sila, camel nga eh. Kaya nga. Hindi yan, pwedeng nasa tubig. Tsaka kasi, akala ko kasi dati, naniwala ako na mabagal yung camel. Hindi pala. May race nga ng camel eh. Nakaka-amaze. Mabilis sila. Talaga? Bilis nila. Sa haba ng paa nila, mabagal ba sila? O hindi, kasi di ba? Uy, tara na, guys. Mayroon naman paa. Alis ka na nga. Ito na, kasi eh. Tayo kung kanina pa tayo nagbabay. Hindi nakauwi na tayo lahat. Ito, search ng search. Tigilan mo na yung pag-search. Hindi ako makarelate eh. Alis, alam mo na. Camel's toes. Okay, alam ko na ngayon. Yan, okay. Ha? Tapos may natutunan ka na naman. Parang every Friday may natutunan ka sa akin. Ano yung ibig sabihin ng camel toe pag bakat yung sa babar? Ano yun? Sabi yung pasahin dito! Ano? Gets niya! Ano ba? Sabi sa nag-comment. Huwag mo nang mag... Ano ba to? Sarilinin mo na lang. Hindi ko naiintindihan. Sarilin mo tapos mag-self-reflect ka. Ganon. Ayan, oh, binasa ko lang. Mag-self-reflect. Oh. Ganun. Cactus na ugatan, gusto ni Kuya Chicks. Ano yun? Oo, cute kaya yung cactus. Wow, cactus. Ang sarap ng itanim. Wala ko naiintindihan. Alauna na! Kaya nga. Ito kasi search ng search eh. Pagiging... Ang basahin pa sa ere. Hindi ko, malay ko ba kung basos pala yun? Eh, hindi yun basos. Basos pa yun? Ano bang masama sa ano, paan ng camel? Kaya nga. Di ba? Pag paan ng elepante pinag-usapan, may basos ba? Oo, ng... kahit naman yung uso nga ng elepante. Wala naman basos dun, may kamukha lang. Bye! Bakit? Alam mo, alam mo ba yan? Isi-search na naman yan. Alin ba? Isi-search yung uso ng elepante. Anong meron? Oh, is it search for it? Is it search mo na naman. Oo, bakit? Anong meron? Sinurch ka niya. Sinurch ka niya, may lumabas. Oo. Ah, alam ko na to.
Yung dulo? Anong dulo? Ano ba? Yung dulo. Hello po sa mga may nguso ng elepante dyan. Ah! Ito yan? Tumatawa siya, hindi niya alam. Ano ba? Mali ba ako? Hindi ko alam. Tama yan, elepante. Yung dulo ng uso, di ba mahaba yun? No? Ito ba yun? Yung mismong uso naman mahaba ah. Ito? Yung dulo? Ano ba sinasabi niyong uso? Di ba ito yung uso? Ayun nga, tama na. Ilong ng elepante yung mahaba ako. Ilong ba yun? Hindi mo alam? Hindi. Nose ano? Yan. Yung mahaba? Asan dito yung uso niya? Nasa ilalim yung ilong. Uso nasa ilalim. Hindi mo alam? Yung may sungay? Ano ba? Hindi niya alam. Sumasakit na yung ulo ko. Hindi niya alam. Ilong niya yan yung mahaba. Yan yung nose. Di ba, pag yung mga elephants kahit tumatawid ng river, yan lang ang nakalabas kasi dyan sila umihinga. Oo, nakalubog talaga sila doon. Ah, ito. May nasa ilalim. Hindi, ano yan eh. Ivory yan eh. Ito yung uso. Task yan. Ito. Diba? Yung puti. Hindi, yung nasa baba ng puti. Oo, yan. Task yan, yan yung inano ni Big Brother na mapagawa. Ano ba? Housemates. Yan na. May task. Totoo. Anong nangyayari sa atin? Anong pinag-uusap? Wala kasing elepante na madrawing na nakangangay eh. Kaya hindi ko makita yung uso eh. Hindi, ilagay mo elephant's mouth. Hindi, ilagay mo elephant's mouth. Ilagay mo open. Elephant na nakanganga, ganun. Hindi, ang tatype ko, elephant mouth open. Oh. Elephant mouth open now. Open. Yes. Ayan! Nakita ko na, ayun. Oh, diba? Diba yan? Ano meron dito? Wala! Lalaman pala. Elepante, at least alam mo na, oh. Ang dami niyong alam? Ikaw din eh. Alam ba? Hindi ko kaya alam yun. Alam ba tunog ng elepante? Ano? Oh! Diba? Sino ganon? Saga ba yun yung tunog ng elepante? Paano ba? Paano ulit? Oh! Parang tunog ng kapitbahay namin yan kagabi. Oh! Paano? Berto! Ganon yung tunog niya. Eh, paano? Berto, please, now oh. Na. Ganon? Hindi ganon. Oh. Assignment mo yan. Yan. Kuya, lagi na lang ako may assignment. Yan assignment. Kaya, launa na. Kaya, launa na. Ayan na. Okay na, magpapaalam na tayo, ha? Totoo na to. Pangyama! Maraming salamat sa pagsama. Natapos ng ganito-ganito. Ako po niya Lingkod, Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. Ako naman po si Carita. Pinalinindigan ko na. Magaling, magaling. And we are number 106.7 Energy FM Pangga! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Bye, 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 bye!